Okay, so let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, we are here gathered together to give hope to those people that are hopeless. We are here gathered together to encourage each other who are our kababayans na nawawalan sila ng pag-asa. And of course, Lord, we want you to be with us, Lord, sa aming talakayan ngayon, kung paano kami makatulong sa aming mga kababayan. Alam namin nahihirapan sila doon, ay hindi po pwede namin ipikit ang aming mata at sabihin lang namin, Lord, na kawawa sila. But I'm here together with the team ng OFW Helpline na makinig sa kanilang mga hinaing at mga problema nila. Bilang isang Pilipino, makikita natin dito ang pagmamahalan sa isa't isa kahit sa gitna ng kagipitan o kagitna ng pandemic. So, Father God, we continue to pray for you and give glory sa iyong pangalan, Lord. And please be with us, Lord, sa buong meeting namin. In this we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Yes, Partner Walid. Hello, Sir King. Itong mga nandito ngayon sa group natin, sa meeting natin, is ito yung sinasabi ko sa iyo noon na ginadal ko sila ng isang group sa WhatsApp. So ito yung 50 na sinasabi ko sa iyo na una kong bibigyan ng ayuda. Wala pa yung iba. Hindi ko pa alam kung anong problema ng kanilang internet o baka busy pa sila, may ginagawa sila. So, sige lang, inaantay lang natin sila mag-join sila. Sila po ay 50. 50 po yung nasa listahan ko na una kong bibigyan ng makakatanggap ng kahit na konting ayuda na yun yung pinadala mo sa akin. So, ito po si Sir King Belimac, ang presidente po ng OFW Helpline. Siya po ay nakabase sa Dubai. Around the globe po siya. Around the globe po yung kanyang hinahandle na mga community, ang helpline. Meron din po tayo sa Saba, ayan si Ate Sel po. Siya po yung presidente ng Helpline Saba. Ayan po si Ate Sel, nandiyan din po siya. Oh, yan lang po, Sir King. Okay, so salamat malam. Si Ate Sel. Okay, Ate Sel, tulungan mo ako. Dahil first time kong maging mag-handle ng Zoom meeting. Sige lang. Pasensya na po kasi... Don't worry. Abang pa ako eh. Okay, salamat malam semua orang orang one-to-one. Kita mau sama-sama di sini di sama-sama macam ro sa seorang sa sa is sa orang Roma. Tapi saya di sini sama-sama kita senang hati dan suka semua orang Filipin dari Malaysia. So siguro na siya kayo sa akin bakit ako medyo marunong ka ng Malayo. That is the reason why na andito ako ngayon sa inyo dahil ang Malaysia ay aking second country. Kahit andito ako sa UAE, umabot na ako dito ng 9 na taon. Ay ako diyan sa Malaysia ay medyo matagal-tagal din. Ako na andyan sa Malaysia, umabot ako ng 6 na taon. Ay ikot-ikot ako from Sarawak to Sabah to Kuala Lumpur, kahit saan. From sabihin ko sa inyo, from Johor Bahru, marami ako napuntahan na lugar and naging rescuer ako diyan sa Sabah, especially sa mga victims of human trafficking. So naiintindihan ko kayo kahit ay sobra busy ko ngayong araw na to ay pinagbigyan ko kayo dahil gusto kong marinig ang inyong mga hinaing na mga kababayan ko diyan sa Malaysia. So sana ay hindi masayang yung oras ninyo na magkasama tayo dito. Dahil ay I believe na may rason at bakit tayo magkasama ngayong gabi na ito.
At una sa lahat, magpasalamat ako kahit busy kayo. Andito kayo para pakinggan, para ilahad ang inyong mga sitwasyon dyan sa Malaysia. And of course, masarap yung pakiramdam na may mga tao ring mga simpleng katulad ko na nakikinig at naghahanap ng paraan kung paano tayo makatulong kahit man sa simpleng bagay. So, ano ang organization na OFW Helpline? Ang OFW Helpline ay nagsimula sa Sabah when way back 2004. So, ganyan na ang ginagawa ng OFW Helpline. And umikot na tayo sa almost 16 countries na tumutulong sa mga kababayan natin. So, mga kababayan ko, andito ako ngayon, ang inyong Kuya King ng OFW Helpline, makikinig sa isa't isa. Pagbigyan ko kayo ng panahon para isabihin ang inyong mga gustong sabihin at ipaabot sa gobyerno. Dahil ako po ay hindi naman taga-gobyerno, pero malapit ako sa ating Pangulo at malapit ako kay Senator Bongo and even kay Mayor Inday Sara and sa mga gobyerno na nasa Pilipinas dahil nagtrabaho ako noon sa gobyerno, sa Senate at saka sa Congress noon. So, salamat sa inyo and I'm here to listen isa-isa sa inyong lahat. And again, salamat sa inyong pagdating. And ang masasabi ko lang sa inyo, i-invite niyo yung mga taong sa tingin niyo ay makakatulong. Believe me, there will be something na surprises ngayong araw na ito. So invite niyo sila dahil sayang itong pagkakataon ngayon because I am a very busy person helping the entire globe ng mga kababayan nating nahirapan ngayon at naipit sa pandemic. So ibalik ko kay Cecil at saka sa presidente ng Sabah. And of course, sa presidente ng Kuala Lumpur, si Walid. Makikinig ako ay kayo na po ang magtawag sa isa't isa sa kanila. Ate Cecil, ikaw na muna dyan. Sige. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi na ako magagandang umaga kasi lahat naman tayo nandito sa Malaysia. Si Kuya King lang ang nasa Dubai. So, salamat malam semua. Saya si Ate Shell ng Sabah, Malaysia. Ang OFW leader ng Sabah. So, makinig lang po tayo kung ano po yung sasabihin ng bawat isa. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magsalita. Mga hinanaing, mga kailangan na ilapit natin sa ating pamahalaan. Kung hanggat sa makakaya po ng ating OFW Helpline Global, tutulong po kami para po mapakinggan ang inyong mga hinanaing, ang inyong mga concern na dapat nating ilapit. So, Kuya King, umpisahan mo na dito sa una nating nandito sa screen, si Ma'am Mebijin Dadal? Kayo lang ang magtawag. Kayo ang magtawag. And Walid, kung kaya mo, partner, isulat mo, partner, yung mga concern nila, partner. Okay. Hindi ko naman na kailangan introduce ang sarili ko sa inyo kasi magkakasama na tayo sa group chat, diba? So, kilala nyo na ako. Kilala nyo yung pangalan ko. Nakita nyo na rin sa Facebook kung anong pangalan ko. Kung anong nakalagay doon sa Facebook, yun na yung pangalan ko. Isa akong admin sa FGSM, yung grupo ni Ate Julie. So, tumutulong din po ako sa ating mga kababayan dito sa Kuala Lumpur. So, sa maliit na bagay lang kasi limitado lang naman po yung aking kakayahan para upang tumulong sa ating mga kababayan. So, simula po nang makilala ko tong si Ate Cel hanggang sa inilapit na niya ako dito kay Sir King at nagkaroon po ako ng lakas na loob na i-gather yung ating mga kababayan dito sa Kuala Lumpur na nangangailangan ng tulong. Nandito po sila para tulungan tayo. So, bali, mag-start po tayo na kay Ate Lorena. Kay Ate Didal ba, okay na ba yung mic mo? Okay, si Ate Lorena po. Una po natin pakinggan si Ate Lorena. So, now can order. Tomorrow. Hello? Ate Lorena. Okay, tomorrow. Hello po, hello. Okay, ayan.
Pwede ka na po magsalita ng iyong gustong sabihin sa ating mahal na presidente na si King Belimac. Okay po. Magandang gabi po, Sir. Ako si Lorena. Nandito po nakatira sa ngayon ng Silangor. Ngayon dito is almost 3 months na po talaga kami hindi nakakapasok ng trabaho dahil na dito sa pandemic na to. Yung hinihingi ko lang din po ng tulong kahit lang po sa mga bata na lang din po. Yan lang po. Okay, si next po natin maririnig ay si ano, si Mike Cariaga. Paki-unmute po yung mic. Okay. Hello po. Hello, hello, hello. Good evening. Good evening po. Ano lang po, hingi lang po ng tulong para sa anak ko. Kasi ilang buwan na pong walang trabaho. Hello po. Naririnig ka na po namin. Magsalita ka na po. Kung ano pong gusto mong iparating, nararamdaman o ano mang na-experience mo during lockdown. So, maaari po natin i-share dito para po marinig ni marinig ng ating mga head ng OFW Helpline. Ayun lang po. Humihingi lang po ako ng tulong para sa anak ko po. Tsaka sa ilang buwan na rin pong walang trabaho. Para sa pagkain na rin po namin, nahirapan na rin po kami. Wala na po kasing ano, budget. Ubus na. Okay, okay, okay. Nandito kami upang, tulad nga ng sabi ko sa inyo, yung mga nando sa group na yon, eh lahat po talaga kayo makakatanggap ng kunting tulong manggagaling sa amin. Meron na po tayong budget binigay ni Sir King kanina lang niya tinransfer sa akin yung budget. So di ba nga tulad po ng sabi ko sa inyo, maghintay-hintay lang po tayo kasi mag-isa lang po ako, wag po kayong mag-PPM sa akin. Nandun po tayo sa kaya po nag-create ako ng group para po pag nagme-message po ako lahat po kayo nakakabasa noon. Marami po kasing nag-PPM sa akin na hindi ko po nare-replyan. Baka ang sinasabi po nung iba, bakit si Sir Walid hindi na nagre-reply sa amin? Si ano po, sunod po natin na kuan, pagsalitain, pakinggan ni si Didal. Ati Didal. Hello. Paki-unmute po yung mic. Naka-mute ka po, naka-mute. Yung part ng mic, paki-click po. Nakikita mo po ba yung mic sa ano sa screen mo? Sige, kung i-paper, nahirapan siya. Hintayin natin siya until na maayos niya next na. Okay, sige. Kay Ate Maria na lang po, sige. Si Ate Maria po, paki-unmute po yung mic. Isa-isahin po natin ang bawat isa dito para magsalita. Kung anong kailangan natin, ano ba ang na-experience natin, ano ba ang kalagay natin sa sitwasyon natin patungkol po sa nangyayari dito sa KL na matagal na pong lockdown. Sige po, Ate Maria Ria. Go ahead po. Okay, ayan. Ano lang sa... Hello? Naririnig po niyo po, sir? Opo, naririnig po. Sige po, go ahead po. Ayun lang, sir. Sana manghinang tulong para sa 2 bata, panggatas at diaper. Saka, sir, ngayon, kasi naka-first dose ako, pero yung ano ba, ang tawag ba nito na, yung katawan mo ba ay nangihina? Hindi makapagtrabaho ngayon. Okay, so ibig sabihin nakapag-vaccine na po kayo? Oo. Noong 19 hanggang ngayon may lagnat pa rin ako. Okay. So ano pa iba mong gusto mong sabihin? Yun lang sir, sana ano.
At saka sir, at tanong ko lang po, kung meron po bang ang government natin is meron po ba silang inaano na yung free flight pabalik okay. ng Pinas? Yun ang sinasabi namin na kung meron po kayong gustong iparating na gustong sabihin sa ating mahal na gobyerno, maaari nyo pong ilabas dito lahat. Tayo po ay ito po ay naka-record ang Zoom meeting na to. So maaaring meron din pong nakikinig dito na taga-gobyerno. Mamaya, baka mamaya po, meron po tayong mag-join sa atin. So, at least po, marinig po nila ang ating mga kailangan, pangangailangan na tulong, kung ano pong kailangan natin, anong klaseng tulong ang kailangan natin. At sila, may parating po natin sa kanila. Sige, go ahead po. Yun nga po, sana magkaroon tayo ng yung free flight lang. Para yung ibang, kasi yung ibang mga Pilipino dito sa lugar namin na, nag-aano sila na kung maaari kung merong mga free flight para makauwi sila kasi nga total lockdown, di ba? Yung iba, wala silang trabaho. Tapos yung iba, katulad nung kasama ko dito sa bahay, yung passport niya wala. 2017 pa. So gusto niya nang umuwi kasi hindi siya makaano dahil wala nga, patay na yung passport niya. Hindi man siya makakuha sa Philippine sa embassy natin kasi wala rin yung NSO niya. Okay. So, okay, sige. Next na tatawagin ko si Lester. Hello, sir. Paki-unmute yung mic. Ayan. Hi po, sir. Gandang gabi po, Sir Wally. Magandang gabi. Yes po. Sir, nandito po ako sa Selangor ngayon, sa Siya Alam. Opo, first time ko po na maka-experience ng Zoom meeting. Hindi ko po kalayang ma-join ako. Nagbaka sakali lang po ako doon sa message. Ewan ko lang po, Sir Wally, if nasa group niyo po ako kasi sa WhatsApp, hindi ko po alam. Kasi na-invite lang po kanina. Bago lang po ako kasi OFW, sir. 2 years pa lang. Then, sir, I'm from Penang po. Working sa hotel last 2019. Then sir, since po nag-lockdown, nawalan po kami ng trabaho ng ilang linggo sa hotel, pa ilang araw lang po yung pasok namin last year. Ang sahod po namin sir, 30 ringgit. Tapos hanggang ngayon sir, 45 ringgit ang sahod namin. Kaso po ang sitwasyon ko ngayon sir, kasi since nag-close po yung hotel almost, nilipat po ako dito sa Selangor sir. Nag-open po kami ng cafe, kaso nag-close din po. Nag-close din po, sir. Tapos, ang nangyari po, nawala na po kami ng trabaho ng ilang linggo kasi, sir, yung warehouse po na pinag-extrahan ko, sir, as cargador, meron pong naging positive sa COVID. Kaya po, sir, nagbakasakali po ako baka kasi makakuha po ako ng konting donations po ng pangkain, groceries, sir, kasi mahirap po sitwasyon ko, sir. May pasok pa naman po pa ilang araw lang po. Pero alam ko po mas marami nangangailangan. Kung nagbaka sakali lang din po kung baka si wala po ang sasahurin din sir. Hello po. Okay. Ay, naririnig ka po namin. Sige po. Go ahead po. Sorry sir. First time ko lang po nag-share. Pero yun lang po yung concern ko sir. Solo lang po akong Pinoy dito ngayon sir. Kasi ang problema sa groceries po, sa binibigay sa amin, since ang kasama ko po, dalawang Nepali, dalawang Myanmar, tinataguan po nila ako ng pagkain. So, ang hirap po makipag-away, ayoko po makipag-mawala ng trabaho kasi after po na to, babalik daw po kami Penang kapag okay na yung dose ng vaccine namin. So, yun lang po sir, nababakasakali lang po ako na mapansin nyo din po na mabigyan ng kung ano pong pwede, may bigyan ng tulong. Sa government sana sir meron silang yung katulad dati sir yung sa mga OFW yung may ganun pa ba sila yung nagbibigay ng pera sir. 'Di ba dati sir may ganun maganda yung tanong no with regards dyan sa pera. Opo. Yung ibig sabihin mo na AKAP. Ayuda. Opo, yung AKAP parang ganun po. Ayuda yung dati po 10,000 per AKAP ay mayroong proseso. Ang AKAP ay kailangan na talagang registered ka na galing ka sa POEA, yung OWA, okay. Member ka.
So, ang AKAP ay budget yan siya mula sa Bayanihan 1 and 2. And ongoing pa rin yung AKAP kahit sa ngayong panahon. At saka sana mag-pray kayo na ang Bayanihan 3 ay mapasa ngayon before matapos ang taon na ito. At yun nga, mahirap tayong makakuha ng AKAP kung hindi tayo documented. At saka especially kung hindi tayo galing sa POEE na wala tayong OWA. So, sige lang, pag-usapan natin yan mamaya. Pero sinagot kita dahil it's a very interesting. Okay, thank you, sir. May possible ba, Sir King, na yung mga naka-receive na po, makaka-receive po ulit? Possible po ba yun? Yun yung tanong din sa akin ng kaibigan po, sir. Ang AKAP is a one-time program lang yan siya. Pero kung if ever na na-positive ka, okay, yung survivor ka, another na naman yan siya na merong assistance. Okay? Pero merong mga dokumento na na kailangan nating i-provide. So, and one thing, ipag-uwi nyo sa Pilipinas, kung sino yung meron na namang programa dito doon sa Pilipinas na naghihintay sa inyo na ipo-provide. So, ang ating isipin ngayon, ano ba talaga ang gusto nyo? Gusto nyo andyan kayo sa Malaysia or gusto nyo umuwi? Dahil ang makatulong talaga sa inyo ay ang sarili nyo. Ako ay makatulong. Okay. That is only a relief help. Pero andito ako para to listen kung ano ang gusto ninyo lahat, ang gusto nyo marinig. So, yeah, please continue, President Walid. Okay, narinig na natin si Lister. Saan ka nga party dyan sa Lister? Saan ka party sa Subang? Selangor po, Selangor. Sa Alam po, sa Alam. Okay, sa Alam dito po sa Jalan Astaka. Okay, Jalan Astaka. Sir, sa industrial park po ito eh. Nandito po ako, sir. Wala po kami hostel. Nakatira lang po kami sa gym. Sa gym po. Wala kami sariling hostel, sir. 9 months na po. Okay, ayan po. Sige. Nakatent na lang po. So, yun lang po yung concern ko sana. Salamat, sir. Okay. Si Ma'am Didal, okay na po ba yung mic mo? Oh, Ma'am, i-unmute mo yung cellphone mo. Unmute mo yung mic mo. Paki-unmute yung mic. Nakikita mo ba yung sa screen mo? Okay, mukhang hindi pa rin okay. So si Ate Kay. Okay na po. Okay na. Okay. Na, naririnig ka na namin. Sige, go ahead po. Sige. Actually, sir, sa akin po, ako po, may trabaho po talaga ako. Kaso lang, ang mga kasama ko po sa bahay, yung kumbaga yung mga renta nila sa bahay, sinasagot ko po, tsaka pati pagkain nila. Di na nga po ako nakakapagpadala sa Pinas kasi po, tumutulong na lang po ako sa kanila. Ilan po ang mga kasama mo dyan na tinutulungan mo? Tatlo po sila sa loob ng bahay po. Lahat sila Pilipino? Opo. Pag tuwing sahod ko po, nag-grocery ako, tapos nagbabayad sa bahay. Kaya yung katulad ngayon, itong araw na to, ng anak ko, dead anniversary, pero hindi ako nakapagpadala sa amin kasi nga kulang at inuuna ko rin yung tulong din dito sa iba kasi naaawa din po kasi ako eh. Okay na. May trabaho ako. Kaso lang yung sahod ko nga rin, ito kulang lang din po sa namin. Kaya po tayo nandito, ma'am. Kaya tayo nandito para manawagan ng tulong sa ating mahal na mayor. Opo. Na kung anong man ang klaseng tulong ang kailangan natin ay sabihin po natin dito para po tayo mapakinggan nila. Sa akin lang po, sir, yung matulungan po ako po sa rent ng bahay. Kasi pati anak ko po, hindi ko na po napapadalhan. Tinutulungan na lang din po yung iba dito. At least yung anak ko, nandoon yung kapatid ko, mapakain nila. Itong dito kasi sa loob ng bahay namin, kasama namin, walang mga trabaho. Matagal na po sila walang trabaho. Din. Hello? Din.
Please, okay, narinig. Please continue. Okay, narinig na natin si Ate Didal na may trabaho pa naman daw siya. Pero ang concern niya is yung mga kasama niya. So parang lahat na sila ay nangangailangan ng tulong. Kasi yung mga, ilan ang kasama mo dyan? Tatlo, di ba? Lahat ba yung Pilipino yung mga kasama mo sa bahay? Lahat po kami sa loob po ng ano. Actually po, nasa, ako po ngayon, nasa work po ako. Kumbaga ako na lang po ang nakikiusap. Kasi po parang ako na lang po yung, ako po yung nahihirapan kasi ultimo yung anak ko, hindi ko na mapagbigyan ng ano kasi nga naawa din ako dito kasi mas nangangailangan din po dito ng tulong. Tsaka inuuna ko po talaga yung pagbabayad sa bahay. Okay. So kasama, kasi ikaw ba yung, kasama ka ba doon sa group? Kasama ka ba doon sa group natin? Opo, sir. Bakit ako hindi po, sila nag-join dito? Hindi po nila alam, sir. Kumbaga ako lang po ang ano, nagbabakasakali. Okay. Ako lang po nakakita nito. Tapos yun, nagbabakasakali po ako sa inyo. Sige. Sige. Eh? Oh, nandito thank si nandito kami para ano, bigyan kayo ng konting tulong. Hindi man hindi man kalakihan yung ating nakuhang budget, pero ito ipagkakasyahin po natin sa atin lahat. Na thank mabigyan you, kayo na kahit na konti man lang tulong. Si Ate Lancy. Paano ba i-pronounce yung pangalan mo? Sige po, paki-unmute po yung mic. Paki-unmute po yung mic mo. Naka-mute ka po eh. Okay po. Ayan, okay na po. Go ahead po, go ahead. Hello po. Ako po si Lance. Nandito po ako sa Kuchay Jaya. Actually, may trabaho po ako. Isa po akong caregiver sa Subang Jaya. Pero ang inaano ko lang po, ito pong kapitbahay ko kasi nahuli po yung asawa niya, nakakulong po. Pero nakauwi na pong nakaraang 2 weeks na po. 5 months na pong palaging cancel po siya. May anak po na maliit yung asawa niya dito. Walang-wala na po akong maibigay kasi may pamilya din ako sa Pilipinas. Yung mama niya nagtatrabaho din po. Minsan ako na lang po nag-aalaga ng bata. Ang akin lang po, para lang po sa bata. At saka po, may iano po ako, Sir Walid, kasi dalawa po silang nakulong. Yung babae po na kasama ko dito sa bahay, nasa bilangguan pa po siya ngayon. 5 months na po siyang palaging cancel kasi yung Air Asia po na palaging nagka-cancel. Ngayon po, flight niya po sana noong June 26. Nagka-positive po siya sa loob ng bilangguan. Hindi po siya naka-flight. Ngayon, book na naman kami ng ticket kasi yung ticket niya dati, nasunog na po yun kasi hindi po ang Air Asia ang nag-cancel ang immigration po kasi nagka-positive po siya. Kasi before flight po, 3 days po, mag-swab test po. Nagka-positive po siya, tapos ginarantin po siya, dinala po siya sa hospital. Na okay na po siya ngayon, nasa Bukidchelil na po siya depot. Kaya palagi akong pumupunta doon, tumutulong. Pero ang akin lang po, marami pong kababayan doon na kabilanggo kasi walang nag-aasikaso po. Kasi ang tinutulungan ko po, yung dalawa lang po nakauwi na po yung isa. Naawa po ako kung may pera lang nga po ako, pwede ko silang anuin kasi wala Kasi nagtatrabaho din po ako dito. Yun po. Yan po ang gusto kong iparating sa ano, sa sa Okay. So actually, hindi lang doon sa dalawa, ang kailangan natin na tulungan. So hanggat maaari, kung matutulungan natin ang lahat ng nakabilanggo na kailangan pauwiin, so gagawin po natin ang paraan yan na matulungan silang lahat na makauwi ng ating bansa. Opo. Kasi ang dami po sa Depot, Bukidchelil po. At saka iba po noon kasi noon nakakausap ko po yung mga nabilanggo noon. Kahit po wala akong kaibigan doon nabilanggo, pumupunta po ako kasi nabilanggo po ako dati. Hindi po ako nabilanggo. Parang alam ko kung anong naranasan sa loob ng bilanggo. Hello, mga kasama natin. No? Andito po ang ating mahal na operation head ng IPM, ni isa sa pinakatiwala ni Mayor Inday Sara, si Governor Bong Aquia. Nakikinig siya ngayon sa atin. Tuloy lang po. Oh, yan. Sige po, tapos po.
Okay, sige, sige. Go ahead, go ahead. Ano po, sir? Okay po. Sige. Sige po, go ahead po. Narinig ka po namin. Tapos po, sir, ang akin lang po, yung nakabilanggo po kasi parang masakit na po sa dibdib eh. Kasi ang sabi po doon sa deportation, marami daw hindi inaasikaso po kaya hindi nakaka-uwi. Pero yung dalawa po, yung isa naka-uwi na po, yung isa na lang po, naka-uwi po. Delay yung kanyang ano eh, delay yung kanyang sinasabi. Deportation ito ng Kuala Lumpur ha? Silangor? Silangor? Sir King, ang nangyayari kasi ngayon, Sir King, depende kasi kung saan ka nahuli. Depende kung saan ka nahuli na area. Ngayon, pagka nahuli ka sa ibang lugar at halimbawa, pero pinakamalaking dipo ng immigration ng Bukidjalil. Hindi ko alam kung may mas malaki pa ba sa Bukidjalil eh. So, ang mga Pilipino na nahuhuli sa iba't ibang parte ng KL at saka Silangor, depende kung anong kaso mo at saan ka ilalagay nung station na nakahuli sa'yo. Opo, opo. Yun pong dalawang nahuli po, dito po yun sa apartment namin. May nag-away kasing Pilipina po dito, tapos nagsumbong po yung mga lokal. Ang tagal ko na po dito nakatira, wala namang ganun po eh. Kayon, may nagsumbong daw ang lokal, tapos kinatok po ng madaling araw. Yung hindi po kasali sa away, kasi kinatok ang bahay, mga bahay-bahay, mga door-to-door, tapos nahuli po yung kasama kong dalawa. Pero yung isa po nasa Pinas na po, yung isa na lang po ngayong August 6 na po ang biyahe niya. Sana wala na pong cancel po kasi 5 months na po siyang nakakancel. Tapos hindi po nakabibisita doon kasi may COVID nga sa loob. Tapos nung pumunta po ako nung nakaraan, sabi po ng dipot doon, marami daw pong Pilipinong hindi pa nakaka-uwi kasi hindi daw inaasikaso daw. So, wala ba silang binigay sa'yo na message na gusto nilang iparating sa ating mahal na gobyerno sa Pilipinas upang lalo na sa embassy. Sir King, diyan mo mapapatunayan na talagang ang embassy natin ay wala silang ginagawa patungkol sa mga nauhuli dito na mga Pilipino. Dito sa yan na nga po ang ano ko po eh. Sige, go ahead po ma'am. Mahina internet. Pag nakausap ko po yung albi ko, kumusta ka na dyan? Kasi hanggang pun lang po kami, pero ang paanuhan na lang ng Sikmura kung gusto mong makipag-anuhan sa mga pulis dito. Hindi po siya nakita ng COVID nga. Po. Paano po yung isang damit niya para po sa flight niya kasi bawal po magpadala ng damit eh. Pero kailangan ko pong madala doon kasi kailangan po niyang magbihis. Ganun po. Pero ang gusto ko lang po yung mga nabilanggo, iba, gusto kong matulungan na makalabas po kasi nakakaawa. Yun lang po ang iano ko. Kasi sa akin walang problema kasi ako lang din mag-isa dito, nagtatrabaho naman din po ako. Kaso lang, importante po makatulong. Alam po yan ni Ma'am Julie, kasi nagsasabi ako kay Ma'am Julie noon pa na marami akong pinupunta doon sa deportation, kahit hindi ko kakilala. Kasi yan lang po maano ko, Sir Walid. Salamat po. Hello, hello. Ayan. Yung case ng mga kaibigan mo is inilapit niyo na ba yan sa embassy? Nagsabi na po ba kayo sa embassy na matulungan sila na mapalabas sila? Kasi sir, dito kasi sir, hindi naman sa pagpapaano sir, no, sa mga kagaya natin sir, no, pag magtanong ka po,
pwede po bang mag-ano sa embassy ng ganito? Eh, iwan, wala naman yan silang matulong kasi kanya-kanya na lang tayo pumunta doon na magpapalabas. Ganun po. Eh, paano po ayaw mong pumunta sa deportation kasi natatakot ka po? Diba? Ganun lang kasi renew ang po, pero tinanggap po ako, sabi ko, sir, nasa renew po ang passport ko. Kailangan ko pong magbakit po. Kailangan ko pong magpalabas ng tao. Ganun po. Eh, wala naman po silang ano eh, sa embassy, kahit anong tawag mo, wala po silang ginagawa. Kasi ilang beses na po akong pabalik-balik sa Bukitjal Depot, wala pong nangyayari. Kasi sabi ng pulis doon na marami doon dito walang nakaka-uwi. Ang nakaka-uwi lang po, yung pumupunta dito na inaasikaso talaga. Eh, dalawa lang po inaasikaso ko kasi yun lang ang kakilala ko po. Ano po dito sa bahay. Okay, actually, tulad nga ng sabi mo, wala rin namang silbi kung ano, kung ipapaalam mo din sa embahada natin na wala rin naman silang gagawin. So, sasama lang ang loob mo sa kanila. So, nandito tayo. Okay, nagsabi pala Walid, si Governor Walid, na meron lang siyang kausap na ano, na urgent, at alam naman niya, sabi niya ay nanonood siya sa live, at pagkano babalik siya kung ano. Sige lang, tuloy lang tayo. Okay, sige lang po. Tulad nga ng sabi ko kanina na ano, wala namang sense yung magsabi ka sa embassy natin na may problema ka, may problema yung kababayan natin, nakulong siya o anuman, anumang problema mo, hindi mo na ini-expect na mayroon embassy na tutulong sa'yo sa iyong problema. So, yan, nandito tayo para sabihin nga yung ano, mga problema natin, kasi maririnig to ng ating mahal na mayor, ang presidente natin, kasi talagang ang gusto ng ang hangad ng group na ito is matulungan ng lahat ng nangangailangan na OFW sa labas ng bansa. Yes po. So, okay, ang sunod natin na pakinggan ay si Ate Julita Soler. Siya po yung una-unang nag-join kanina. So, pasensya na po kasi uli kitang hindi kita natawag kanina. Sige po, go ahead po. Okay lang po. Ako 2 months na rin walang trabaho, may isang anak dito. Yung concern ko sana, 'di ba, yung gobyerno, inuuna nila yung mga OFW na under sa OWA. Sana po i-concern nila yung mga hindi under sa OWA, kasi mas kailangan namin na kami ang nagbabayad ng sarili naming visa. Go ahead po, go ahead. Sana i-concern din nila yung mga hindi under sa OWA, kasi mas mahirap kami kasi freelance kami ang nagbabayad ng sarili naming visa. Not other mga ano, under sa OWA, may mga sarili silang amo na nagbabayad ng visa nila. Yun lang yung akin. Lalo't ngayon. Yes, sige no, totoo yung sinasabi ni Ate Julita na talaga kung freelance ka ay ikaw pang bibili ng visa mo, ikaw lahat, wala kang amo. Pero ganito rin yung ma-explain natin ay ang ating gobyerno ay gusto niyang tumulong lahat-lahat ng nasa ibang bansa na nahirapan. Pero ang pinoproblema kasi ng ating government is kung hindi si tayo registered sa ating gobyerno, ay wala tayong record. Okay? So kung wala tayong record, ibig sabihin parang turista pa rin tayo kahit nagtatrabaho. So kaya ang advice ko sa inyo, kung sino yung may mga visa diyan para maging full-fledged kayo na OFW ay pumunta kayo sa consulate. Mura lang naman yung ano, magpa-member kayo ng OWA. Dalhin niyo yung original passport niyo at saka yung visa niyo at saka salary certificate ay isang beses ka lang na mag-register ng OWA sa 2 taon. So, ang pinaka-importante doon, hindi naman natin i-pray na mamatay tayong mga OFW sa ibang bansa, pero kung once mayroon tayong OWA ano, ID, member tayo, parang insurance kasi natin yan siya. And mas madali tayo makauwi sa Pilipinas kung tayo ay namatay or whatsoever. Dahil kung hindi po tayo OWA member, ay maghintay pa tayo ng medyo matagal-tagal dahil
Dahil ang member kasi ng UWA may sarili siyang fund na nilagay ng gobyerno. Yun yung advantage. So, yan yung advice ko sa inyo. Magpa-register kayo ng UWA. Mura lang yan dito sa UAE. Nasa mga 100 ringgit lang yan siya. Very cheap lang yan siya. And ang importante, pag meron ka kasing UWA ka, member ka ng UWA, pag uwi mo sa Pilipinas, bibigyan ka ng 20,000 right away nung tinatawag na balik manggagawa program. So, maganda yun siya. So, hindi na sinasabi natin na walang amo, ibig sabihin hindi ka OFW. Ang UWA ang importante doon na dapat mag-rehistro tayo. And of course, pag magparehistro ka, pagpunta nyo sa consulate doon, sa embassy natin, magparehistro na rin kayo para bumoto. Para yung mga consulate na yan, yung mga ambassador na yan, ay matatakot sa inyo dahil kayo ay bumoto. Meron kayong boses. Pinapakinggan naman natin ang lahat kahit ay hindi bumoboto. Katulad sa Saba ay hindi naman yan bumoboto pero tinutulungan natin doon ng mga pagkain kung anong maitulong natin. Pero maganda ang Pilipino na meron kang boses na sabihin mo sa embassy, bakit hindi ka na pinapakinggan mo ako? Ako ay bumoboto. Ako ay OFW. Ito ang UWA ID ko. Isusumbong kita anong pangalan mo. Dahil sinabi ni President Duterte ay isusumbong kita, kunin mo ang pangalan niya at anong ginawa niya. And ako, magsumbong kayo sa akin sa OFW Helpline. At believe me, yung ambasador nyo at yung consul nyo, ilang beses na kami medyo hindi nagkaintindihan dyan sa sobrang pagmamahal ko sa inyo, even from the beginning ng pandemic. So, andito na ang OFW Helpline. Sabihin ko sa inyo, hindi ako magbitiw ng salita kung hindi ko kayang panindigan. Andito ako ngayon to guide you kung ano ang gagawin ninyo. So, Ti Julita, tama ka, Ti. Pero kunting sakripisyo lang, Ti. Pa-uwa ka, Ti. Tingnan mo, Ti. Pag meron kang ID, Ti, sampalin mo ng uwa, Ti. ID mo. Dahil ikaw, may karapatan ka. Walang embassy dyan sa Malaysia kung wala kayo. Okay? Tandaan nyo, wala sila kung hindi kayo ang nagpasahod sa kanila. Kaya wag silang magmagaling-magaling. Kita mo, naka-live kayo ngayon. Hindi ako natatakot sa kanila dahil yan ang tama. Ang problema lang, kayong mga normal na mga kababayan natin ay hindi alam na makipaglaban. Tandaan nyo, ang presidente natin ay nasa sa inyong side. Basta nasa tama kayo, ako ay ipaglaban ko kayo. Believe me. So ituloy natin, Ate Julita. Hi, Aba. Yun lang yung akin. Okay, sir. May na-check ka, mama. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Sir King, tulad ng sabi mo kanina na pupunta lang sa embassy, pero siguro sa ibang bansa, just sa UAE, siguro nangyayari yun kahit freelancer ka, pwede kang magpa-register sa embassy ng OWA, mag-member. Siguro dito, pahirapan dito yan mga ganyang case eh. Hindi, maniwala kasi kayo. Bakit kayo nahihirapan? Because hindi kayo united, sabihin ko sa inyo. Hindi nyo pinapakita ang inyong lakas. Ang takot ang nangingibabos. Hindi naman kayo mga illegal eh. Kung if ever mayroon man ditong walang papeles, yung may papeles, siya ang ibala nyo sa kanyon. Tulad dito si Walid, siya ang ibala ko sa kanyon. Kaya nititrain ko nga to eh. So, ganun ang gagawin dahil kung alam mo kasi ang batas, alam mo yung right mo bilang isang Pilipino, ay hindi ka pwedeng maloko-loko, hindi ka pwedeng baliwalain. Yun yung pinaka-importante. Dito ang OFW Helpline para turuan kayo, hindi nakalabanin ang gobyerno, hindi kalabanin ang embassy, kundi ilabas nyo ang inyong karapatan lang. Ano ang dapat sa inyo ay sa inyo. Okay? Dahil sabihin ni Walid na baka dyan sa Dubai ay hindi pareha. Wala naman, pareha naman lahat. Ang pangalan ay embassy. Lahat pangalan, consulate. Walang kaibahan. Ang kaibahan lang talaga sa totoo is the Sabah. Maniwala kayo. Dahil meron tayong problema sa lupa natin sa Sabah, ang Pilipinas at saka Malaysia. Pero dyan sa Kuala Lumpur, you are empowered. Sabihin ko sa inyo,
basta hindi ko na magsabi, kung nanonood kayo sa SMNI, ilang beses ako na naka-live dyan sa SMNI servisyong Malaysia na harap-harapan kami ni Secretary Bilyo na nagbakbakan at tinira ko ng harap-harapan ang inyong embassy dyan. So, bakit ako hindi natatakot? Dahil malayo ako? No. Dahil sila, mga powerful yan, sila, mga ambassador yan, kung mali ako, ay kaya nila akong bigyan ng problema. Pero alam nila na tama ako at ang gusto ko lang ay mapalibing ang mga tao sa Sabah. Mahirap bang ipalibing ang isang tao na naka-freezer na ano na, nahulog na ang mata, inamag na ang mukha dahil umabot na ng taon? Sige daw. Mas mahiya sila dahil galing pa ng Dubai ang nilapitan ng taga-Sabah. At ang sabihin ko sa inyo, napalibing natin ang patay na yon. At sa susunod na mga linggo, meron pa tayong ipalibing na galing sa ating pagpupunyagi, hindi galing sa embassy nyo. Ipapakita ko dyan. Hindi ako mga ano sa inyong embassy, pero sa pamaraan na yan, mahiya sila. So you have to be united, sabihin ko sa inyo. Ang solusyon ng problema nyo, andito lang sa loob ng Zoom na ito. Kaya ko na, Sir King, kaya ko na sabi yun kasi marami akong nakilala dito na Pilipino na ganyan ang kanilang status ng papel nila. Wala silang employer pero may visa sila, gawa ng magaling sila, dumiskarte sa kanilang sarili. So, ang problema, hindi sila rehistrado ng OWA kasi alam mo kung bakit. Ang daming hinahanap ang OWA natin. Yung kontrata, yung employer mo, basta pahirapan. Ngayon, kung mangyayari man yon, ang ginagawa nila sa mga kababayan natin at pinapasa nila sa mga agency, mga agent na nag-handle ng mga ganyang case. So ngayon, ganito may basic naman ang mga requirements. For example, bakit naman ginagawa ng gobyerno natin, in fairness sa gobyerno natin naman? Bakit? Para sa safety niyo yan siya. Para hindi kayo maabuso. Para may papel kayo na mahawakan na meron kayong kontrata. Hindi kayo dahil andiyan ang gobyerno natin sa ang embassy para proteksyonan kayo. So, kung meron kayong visa, normal. Kung meron kayong visa, ibig sabihin kahit nag-tourist ba kayo pumunta diyan, hindi naman pwede kayo magkaroon ng visa, working visa kung yung amo niyo ay hindi nagbigay ng requirements doon sa Ministry of Labor. Tama, hindi? Immigration, okay. Tama. Sa labor dahil ang visa kasi ang trabaho is sa labor, Ministry of Labor. Ang visa is Ministry of the Immigration. So ngayon, ito yung sasabihin ko, na kumplituhin nyo ang lahat ng requirements na hinihingi nila. Believe me, walang kaiba ang requirements ng Malaysia at dito. Pero ganito ang tanong natin. Kung hindi natin ipaglaban ang inyong karapatan, ay lagi kayong sinasabi nga nila, wala namang magpapaapi kung walang mang-aapi kung walang magpapaapi. So, ngayon, ang punto ko dyan, sumunod kayo. For example, hiningian kayo ng embassy na ito yung requirement, sundin nyo. Dahil hindi naman pwedeng hindi natin sundin. Tapos, ang mangyari dyan, kung sinunod nyo na at wala silang ginawa, dahil meron kasing oras lang yan, mga kapatid, na binibigay ng gobyerno na aksyonan kayo. Doon na ako pwedeng mag-aksyon kung hindi kayo binigyan ng OWA na nakumpleto nyo na ang kanyong requirements. Tama, hindi? Dahil hindi kayo pwedeng magreklamo sa kanila eh, kung kulang ang requirements nyo eh. So, mayroon silang dahilan na hindi kayo bigyan ng OWA. Pero sino nagsasabi na hindi kayo pwedeng bigyan ng OWA kung meron kayong requirements? Working visa lang. And through sa working visa na yan, kung gusto nila ng salary, then sabihin nyo sa amo nyo kung may requirements. Eh, sabihin natin sa consulate, andyan kayo para asistahin kami, tawagan mo ang amo ko para bigyan ng salary certificate or bigyan ako ng insurance. Naintindihan nyo ako? Pero minsan kasi, nauulila tayo
Dahil willing victim kasi tayo minsan. Believe me, dahil galing ako dyan eh. Dahil sabihin natin, sige na lang, kahit ganito, basta mayroong trabaho. Kahit ganito, basta mayroon lang sahod, bahala na walang uwa. Pero ngayon, bakit tayo lumalabas ng ating hinaing ngayon? Dahil nahihirapan tayo. Pero noon na medyo okay ang part-time natin at hanap buhay, di ba? Wala tayong problema. So ngayon, sino ang, sa isip nyo, sino ang kawawa? Ang gobyerno. Bakit? Ang gobyerno hindi nakakuha ng tax sa ating trabaho. Pero ngayon, dahil nahihirapan tayo, normal diyan tayo dumudulog sa ating gobyerno. So, yan yung sinasabi ko, in fairness naman sa embassy natin, ginagawa din nila ang kanilang kayang gawin. Pero aban ko sila, pag ginawa nyo na ang lahat, especially yung sinabi kong mag-uwa member kayo at hindi nila pa rin binibigay ay sa susunod na mag-meeting tayo dito, ipatawag ko ng ang uwa, si Kakdak talaga dito. Pero kailangan nyo magbigay sa akin ng ebidensya na kumpleto ang inyong papel. Dahil ako naman din ang mapahiya. Kita nyo dito sa UAE, kita kanina ni Walid. May problema dito na gustong mag-surrender doon. Tinawagan ko agad. Dahil alam nila na hindi sinasabing powerful kami dito. Ordinaryo lang ako na tao dito. Pero ang importante sa amin dito, kaming taga UAE, nagtutulungan kami. Hindi kami nag-crab mentality or nagsisiraan. Nagtutulungan kami every kababayan. Ano ang ano, ito ang update, ito ang gagawin mo. So, pag united kami, very strong kaming OFW dito. Kita nyo, sa balita, laging may eroplano dito. Ano ang gusto namin sa UAE? Masusunod ng gobyerno. Dahil united kami. Meron kaming boses dahil mga butante kami. Ibig sabihin, pag butante ka, nagbibigay ka ng taxes sa gobyerno. Hindi ko naman sinabi na kayo mas maliit dyan. De Pilipino tayo, pareha lang naman tayo eh. Pero, kung sundin nyo ang aking advice, ang registration until September 30 pa. Believe me, pag na-register ka, meron kang uwa, sabihin ko siya, sinabi nga ni tatay eh, sigawan ang sigawan mo at i-video mo kung babastusin ka. Ay talagang ganun. Pag sabihin nilang i-video, bakit? Sabihin nyo, i-video mo. Kung meron silang kasalanan. Pero wag mo namang videoin sila, nabastusin sila, di wala silang kasalanan, hindi naman pwede yun. Pero kung naapakan ang inyong karapatan, binastos kayo sa sarili nyong bahay sa embassy, ay kailangan nyo ring ipaglaban ang inyong sarili. Dahil sabihin ko sa inyo mga kapatid, walang tao na magrespeto sa kanya, don't expect na marespetuin tayo ng ibang tao kung hindi tayo marunong marespeto sa ating sarili. Paano tayo magkaroon ng respeto sa sarili? Is that we have to follow always right. Pakinggan natin ang embassy, pakinggan natin kung ganun. Dahil sabihin ko sa inyo, hindi ko lang sabihin sa inyo in detail, but we are doing our best para kausapin ang inyong ambassador dyan sa tulong ng ating bumalik na naman si Governor Bongakia. Alam ko sobrang busy na tao yan. Ganyan kayo kamahal nitong governor. Hindi yan nanghihingi ng boto sa inyo. Governor namin yan sa Sarangani, si Bong Aguia. Isa siya na member ng Bangsamoro. At alam naman ninyo ang marami diyan sa Malaysia ay mga kababayan natin na nasa Bangsamoro. So ngayon, yan yung sinasabi ko sa inyo. Be strong dahil mayroong mga lumalaban na mga kababayan natin. So si Governor Bong Aquia yata ay nag-raise ng hand. Gob? Please unmute yourself, Gob. Busy pa. Sige lang. Mag-unmute ka lang, Gob, kung gusto ka magsalita, Gob. So, ganun ang nangyayari. So, be strong. Magkaisa kayo dyan sa Malaysia. At hindi naman kayo naiiwan eh. Andito kami, hindi man namin kaya bigyan kayo ng libu-libong ringgit. Pero andito kami para tulungan, para makross nyo yung ating hinaharap ngayon na problema. Kung na-feel ninyo na ang embassy ay may kakulangan, kami ang mag-try ng best na punuan yun. But sabihin ko sa inyo, walang tao na hindi ka respetuhin kung ikaw ay nasa tama. So andito kami,
nakikinig sa inyo. Kahit sobrang pagod na namin, si Governor ay umabot na ng 8 meeting ngayon, pero andyan siya, nakikinig para sa inyo. So, mga kababayan ko, tuloy pa rin. Sino pa yung sunod na magsalita? Okay, si balikan natin si ano, si Ate Didal. Okay na po ba yung mic mo? Hindi ka po namin naririnig eh. I-unmute mo yung sarili mo diyan sa screen mo. Ate Didal, ayan, okay na, okay na. Okay mo, Ate Didal, ilagay mo para hindi masakit yung mata mo. Ilagay mo lang diyan ang cellphone mo at hindi ka gagalaw-galaw. Sige pa. Ako ayan, okay na. Sa'yo. Good evening. Oh, nakita ko yung bubong, nakita ko naman ang bubong mo, so sa Bisaya pa isang di gamay po. Bisaya po kayo? Ay, sa Bisaya yun ako. Okay, okay ka na. Sige, sige. Yun nga po yung sa akin po, ang sa akin lang po, kung pwede lang po makahingi po sana ako ng kunting tulong po, kahit pang ano lang po namin sa renta ng bahay. Actually po may trabaho po talaga ako, kaso po yung tatlo ko pong kasama sa bahay, sinasagot ko na lang po yung mga bayaran nila sa bahay po. Kumbaga ako na lang po ang nagbabayad lahat, kasi po pati pagkain, pag may pira ako, nag-grocery ako at pinapag-grab ko po doon sa kanila. Tapos yung anak ko sa Pinas, hindi ko na po napapadalhan po dahil po inuuna ko rin po sila dito dahil naawa nga po ako. Kasi na ilang buwan na po sila. Saan ka sa Pilipinas, te? Sa Davao po. Saan sa Davao? Sa Mati Davao Oriental. Okay, okay, okay. Kumbaga po, ilang buwan na po kasi sila walang trabaho po. Tapos yung basta marami po sila doon, ang ginagawa ko po para makakain sila lahat, yung iba po na kapitbahay namin, wala din mga trabaho. Ang ginagawa ko po, pag nag-grocery ako, pinapapunta ko po doon sa bahay namin at nagsalo-salo sila sa pagkain para lang makaraos po. Ang inaano ko lang po, yung sa pagbabayad sa bahay, kasi yung anak ko at katulad ngayong araw na to, dead anniversary ng anak ko, kailangan ko po magpadala kahit kunti. Eh, wala na po ako maipadala dahil po pinambayad ko na po sa bahay. Sige, te. At least na-open up mo yan siya at hanap tayo ng paraan kung paano anong gagawin natin. So, within doon sa pamilya mo sa Pilipinas, ay alam naman natin, lahat tayo may naiwan na bagay sa Pilipinas. Yun po. Kasi sa akin lang po, yung anak ko doon, Pilipinas, nakakain. Yes po. Yung anak ko naman po doon, di ko ano masyado kasi nga nakakain. Ang inuuna ko rin po yung mga kababayan po natin dito kasi nakakaawa na rin po eh. Kaya actually kahit ako man may trabaho, di tumutulong na lang po ako kahit papaano dito. So ngayon, sa ngayon po, nahirapan kasi hindi naman po gaano kalakihan yung sahod po kasi tamang-tama lang din pangbayad sa bahay tapos yung mga pagkain nila. Kaya yung parang nahirapan na rin po ako, lalo na ngayon, ilang buwan na, sinasagot ko po lahat, pati kuryente, lahat na po. Kasi wala, pagkain nila. Yun lang sige, po, sige. Salamat po. Sige. Okay, parang tingin ko na ulit si Ate Didal kanina. Alam ko nagsalita na siya kanina eh. Meron siyang parehas na case. Okay. Naulit lang yung sinabi niya kanina kasi nagsalita na pala siya, nakalimutan ko. Ang sunod natin na gusto marinig guys si Christy Davis. Hello po Christy. Andito ka po ba? Sila Christy, pag makita mo na walang mic, ibig sabihin ay hindi yan sila, walang mic yan sila, si Christy at saka si Cherry. So, yeah. Okay. So, kung gusto niyo pong magsalita, mag-out po kayo. Okay, ganito yun. Mag-out kayo dito, tapos balik kayo ulit, tapos pindutin niyo yung audio using internet. Tapos at least baka kasalita na kayo niyan. Dahil minsan, pag cellphone kasi, ganun ang problema. So, okay, si ano na lang, si Maribel Mendoza.
Sige po, go ahead po. Maririnig ka po namin kung anong gusto mong sabihin po dito sa Zoom meeting na to. Hello po. Ang gusto ko po sana, kaming dalawa ng kasama ko ito, yung pinensal po pagkain, wala namang problema po. Ang gusto po namin sana, makauwi na po sana. Kasi po nag-aalan na po yung mga magulang po namin doon, mga kamag-anak po namin, lalo na ako yung anak ko, saka yung anak po na to. Umuwi na po. Wala naman po maitulong dito dahil mahirap din po sila Pinas. Tumatawag naman po kami sa embassy, hindi naman po nasagot. Ang palagi na lang inaano yung pinipil up, fill up, pabalik-balik na lang po yung ganun sa embassy. So ang advice ko naman ganito, pag pinipil up ka lang, wala kang ebidensya na nag-process ka. Ang gawin nyo, ito yung advice ko, mag-email talaga kayo sa official email ng embassy. Dahil kung may email ka at hindi sila sasagot, within 5 days, within 2 weeks, pwede kang ibigay mo sa akin at ireklamo ko doon sa kanilang secretary, secretary ng DFA, or kung ano, idiretso ko kaya Salvador Panelo, or kaya Bunggo, or kaya Tatay Digong. Dahil may ebidensya kayo na ito yung ni-request nyo sa embassy. Dahil kung lagi kayong papil-apilapin, wala kayong papel na mahinawakan, sabihin nila, hindi ba yan pumunta dito? Naintindihan nyo ako? Ilagay nyo sa dokumento, yun yung sinasabi. Dapat be wise. Ilagay sa email, for example, problema nyo. Dapat din, alam nyo rin kung saan nyo i-address. For example, may problema kayo sa mga anak nyo. Wala kayong gatas. Actually, ano ang ano niyan? DSWD. Dahil may DSWD dyan siguro eh. Dito ang DSWD dito, isang kalabit ko lang si Social Welfare Attache Judith Bakwadi na Ma'am Judith, pwede po bang makahingi diyan ng support diyan ng gatas ng mga bata? Andiyan agad. Anong ginagawa ng DSWD diyan? Nagpapalaki ng tiyan, ang laki ng mga sahod nila. Anong gawin na sa pera na 'yan? Oh, so naka-mute ka, Maribel. Illegal po kasi. Hello po. Go ahead po, go ahead. Sige po, illegal po kami dito, wala po kaming papel. 7 months na po kaming walang trabaho po. So, lang po gusto anong pagka-illegal mo na 7 months na walang trabaho, before ka naging illegal dyan, or sabihin na natin naging undocumented, wala po kaming visa ka or tourist? Na may agent po kami dati. Ano? Ngayon, agent, hindi naman yung tourist eh. Ang tinatanong ko, meron kang visa or tourist ang visa mo? Ano status? Tourist po. Oh, so kung wala pong passport. Oh, kung tourist ka, talagang ano tayo, tagilid tayo dyan. Dahil wala tayong passport, wala tayong ano. So ang number one is hindi tayo matutulungan ng gobyerno natin sa Pilipinas dahil may gobyerno kung saan kayo dyan. Kailangan naman din ng gobyerno ng embassy na susunod din sila sa gobyerno ng Malaysia. Kahit gusto na pauwiin kayo lahat dyan, pero meron man proseso ang immigration. Hindi man pwedeng sabihin na, ibagdala ako ng barko, uwi na tayo lahat. Hindi man pwedeng ganun. Kaya we have to be responsible din sa sarili natin. Alam naman natin na kung once mag-overstay tayo, pwede tayong makulong. So alamin natin ganun ang risk ng isang OFW. Ganun kahirap. So kaya ang mangyari, hindi tayo mapapakinggan ng gobyerno dahil hindi man ang embassy ang makatulong pa sa atin. Una, ayusin ang problema kung saan na country ka, and that's the time na maayos ng gobyerno natin ang embassy. So lagi nating isipin, bakit ako nagkaganito ngayon? Mali ba ng embassy or may kasalanan din ako? So ganun ang anuhin natin. Pwede po ba kami pumunta ng embassy? Paano po yung proseso na para pumunta po kami doon para gusto na po namin kasi umuwi? Kung umuwi ka nga, hindi ka nga pwede mapunta sa embassy. Pupunta ka sa immigration ng Malaysia dahil wala namang kasalanan ka sa embassy ng Pilipinas eh. Ang kasalanan ng pag-overstay mo dyan ay kasalanan mo sa gobyerno ng Malaysia. Tama, hindi. Dahil nag-stay ka eh ng walang papel. Correct, correct.
So, pupunta ka sa immigration. Ang mangyari doon, kung may recalibration ngayon, hindi ko alam kung, hindi ko nakita yung batas niya dyan. Kung kulungin kayo, hindi. Dahil sa amin dito, pag sinabing amnesty, talagang hindi ka makulong kung uwi ka at may ticket ka. So, ganun ang mangyari. Unahin mo muna ang problema mo sa Malaysia at ang gobyerno ay tutulong after sa'yo. Okay po. Salamat po. Ano, yun din kasi ang ano, Sir King, ito rin kasi ang problema sa ating mga kababayan dito na mostly pumapasok ng Malaysia, nagtuturist dito, tapos pagkatapos ng kanilang tourist, hindi na sila umuwi. Tapos ngayon na illegal na sila, nagkaroon ng maraming pagkakataon na pwede na silang makauwi, binigyan sila ng pagkakataon na mag-avail ng amnesty. Katulad ngayon, meron na naman bagong binigay ng immigration, recalibration. Nakaraan, binigyan ng chance yung mga illegal dito na makauwi sila. Basta mag-surrender sila sa immigration, bibigyan sila ng special pass, magbabayad lang sila ng compound. So ngayon, meron na naman recalibration. Di ko alam kung hanggang kailan yung recalibration. So ang hirap sa atin na ibang mga kababayan, ayaw pa nilang umuwi. Ngayon, kung kailan pa sila maiipit dito, saka pa sila magrereklamo na hindi sila nakauwi. So hindi ko rin masisi ang ating embassy kasi ang embassy natin palagi nilang ina-announce kung anong mayroon programa ang gobyerno ng Malaysia para sa mga illegal para mapalabas dito sa Malaysia. Yes, tama ka. Kahit sabihin ko sa inyo, kahit ilang recalibration, kahit ilang amnesty, kung ayaw nating umuwi sa Pilipinas, maganyan tayo, ganyan ang mangyayari sa atin. Dahil ang sabihin naman natin anong gagawin namin sa Pilipinas? Wala naman kaming trabaho. Bahala na dito kahit mag-part-time ganito. Parang ilagay natin ang sarili sa alanganin. So kami naman na mga leaders ng mga OFW sa buong mundo, lalo na ako ang leader ng OFW Helpline sa buong mundo, ay talagang andito ako to give you wisdom, to give you advice kung ano ang gagawin natin. At ang sabihin ko lang sa nakikita ko sa atin, hindi nga tayo united, dapat magkaisa tayo, sumunod tayo sa rules ng embassy. And sabihin ko sa inyo, yung lagi niyong panonood ng telenovela, Facebook, YouTube, pumunta kayo sa Philippine Embassy in Kuala Lumpur at yun yung istadihan nyo kung ano ang karapatan nyo. Basahin nyo ang lahat-lahat doon. Ano ito? Paano ito i-download? Paano ito? Para hindi tayo maging mangmang kung sisigawan-sigawan tayo doon, alam na natin kung ano ang gagawin natin. For example, sinabi ng embassy na hindi pwedeng pumunta dito dahil may appointment. Kung pupunta tayo doon, napagalitan tayo, hindi tayo makapasok ng gate. Tapos sabihin natin minsan na hindi tayo makapasok ng gate dahil ganito lang kami, simpleng tao lang kami. Pero from the beginning, meron pala tayong mali dahil hindi tayo sumunod sa rules dahil meron man tayong strict restriction ngayon. So ang advice ko sa inyo, less the time na lagi kayo nagpi-Facebook, nag-YouTube at nanonood ng teleserye, sabihin ko sa inyo, seryoso ang buhay natin ngayon. Believe me. Swerte nga kayo kumpara sa Vietnam ngayon. Ang daming mga tao doon na walang bahay. Buti kayo may bahay kayo dyan. Dito sa UAE, kahit malakas ang laban namin sa UAE, meron ng halos 5,000 to 7,000 na stranded. Isipin nyo yan. Sumaswerte pa rin kayo kung isipin nyo. So, yan yung sinasabi ko. Pumunta kayo, lagi niyong pasyalan ang website ng embassy. Kung ano ang mga meron andoon, mga updates. Dahil minsan sabihin din nila minsan, hindi kami nakakatanggap ng tulong sa embassy. Sinabi pala ng embassy na mag-visit ka sa website at mag-register ka para mabigyan ka. Paano ka mabigyan kung hindi ka rin nag-register? Naiintindihan din natin minsan, hindi natin alam . So, my advice to you is that sino ba ang bahay niyo dyan sa Malaysia? It's your embassy. Sino ang ama niyo? It's the ambassador. Sabihin ko sa inyo, gawin niyo ang lahat. Meron kayong dokumento na hindi kayo pinapansin at kayo ay may karapatan kayo. Then, ipaglaban natin ang karapatan mo. Pero sabihin ko,
malungkot ako na sabihin sa mga kapatid natin dito na walang mga papel, walang ano. Sabihin ko sa inyo, kung gusto nyong maayos ang buhay nyo, this is the time, recalibration. Harapin nyo kung ano ang problema nyo at kayo lang ang makakasolve sa inyong problema. Sabihin, believe me, pwede naman kayong bumalik dyan sa Malaysia kung maayos na kayo, at least naka-learn na kayo kung anong mga mali ninyo. Correct. Ito yung ma-advise ko doon sa kay Ate Maribel. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung recalibration ng immigration. Mag-PM ka sa akin sa WhatsApp, pwede kitang ma-guide kung paano yung paraan na mag-avail ng recalibration. So i-prepare nyo lang yung sarili nyo kung talagang uuwi kayo, dahil kailangan nyo talaga makauwi. Pag kayo nag-avail ng recalibration, talagang gusto nyo nang umuwi. Kasi marami rin iba na nag-avail lang tapos nagtatry lang. Ngayon, pag na-approve yung kanilang special pass, nagbabago yung isip. Diba? So, ang hirap din ng ganun na sitwasyon na nila, tulad nga na sabi ni Sir King, nilalagay natin ang ating mga sarili sa mapahamak tayo. So, ito ang advice ko sa'yo. I-message mo ako ng WhatsApp, either sa Facebook. So, i-check ko kung paano yung mag-avail ng recalibration kung gusto nyo talaga umuwi. Pwede natin na gawa ng paraan yan. Okay, ang gusto kong marinig si Ate Julie, ang founder ng aking grupo na FGSM dito sa Malaysia. Okay, Ate Julie, go ahead. Ilabas mo ang sama ng loob mo. Hello, good evening. Naririnig niyo ako? Opo, naririnig po. Naririnig. Hello. Ako nga pala si Julie. Wala naman ako masyadong yung sobra-sobrang hinaing. Ang sa akin lang, yung tama yung sinabi ni Lance. Ang dami nga po talagang mga napreso or yung mga nakulong. Ito yung mga malalaking depo dito, yung malapit na dito sa KL. Depo ng Kajang, depo ng Bukit Jalil, at yung Lingging. Yung Lingging, malaking depo yan pero malayo dito. Itong mga depo na to, mostly may mga Filipino talaga. Kasi minsan tumutulong din ako ng mga Filipino na nakulong. Ang hirap gawin, lalo na sa akin. Walang sasakyan, walang source of sarili kong pera, ginagalaw ko. Unang-una, yung mga preso na yan, may mga travel documents yan. Kasi inaasikaso ng mga pulis yan. May mga travel documents yan. Sila ang ng mga requirements, dinadala nila sa embassy, at pinapaalam nila sa preso na okay na yung travel documents. Yung ang problema, wala silang ticket. Wala silang kamag-anak. Wala silang napagsabihang tao na, yung kumbaga dapat, para sa akin lang ha, dapat meron isang staff ng embassy na yun talaga ang trabaho niya, yung mag-check ng mga napreso, yung mga nakulong. Kasi, pag yung mga preso kasi, wala yung mga cellphone, wala lahat, walang pera, wala lahat. Ngayon, kung meron tayong staff ng embassy doon na magmo-monitor sa kanila, magsasabi na, ako si Julie, nakulong ako dito, ito yung address ko sa family ko, i-contact nyo, kasi hindi naman ninyo kami kayang bigyan ng ticket, at least yung family namin, magpadala ng pera doon sa police o kung sino mang contact o mga friends, na magbigay ng pan-ticket. Kasi may mga travel documents. Yung mga travel documents nila, 1 month, 3 months, nai-expire. Once na ma-expire na yung travel documents nila, kukuha naman ulit yung mga police. Yung mga police minsan, siyempre na parang napipika na parang hindi kayo inaasikaso. So napapabayaan yun, natatabunan. Natatabunan na yun ang natatabunan. So kaya yung mga preso natin, minsan umabot na ng taon, tatlong taon, nandun pa rin sila. Kasi nga, natatabunan na sila, wala nang contact, nalulos contact na, lalo na sa Saba, sa bahay, Rumamera. Ang daming Filipino doon na nalulos contact. Kasi tulad sa kaibigan ko, wala siyang telepono, wala siyang na-memorize na telepono, walang pumupunta na staff o walang pumupunta na kaibigan. So naghihintay siya. Sino hinihintay niya? Di wala. Ito yung malaking problema dito sa KL, yung mga nakulong na napapabayaan.
Tapos isa pa sa akin, sa personal ko, wala naman akong problema, no. Ang problema ko lang yung mga kababayan ko bilang isang founder, na-absorb ko yung stress. Alam niyo yung, ma'am, wala akong pang diaper, wala akong pang gatas. Minsan, ma'am, kahit pang bigas man lang. So dahil wala kami, ito kasing grupo namin, wala kaming pondo. Wala, hindi kami nangungulikta sa mga tao na monthly, 2 ringgit, 5 ringgit. Wala, as in wala. Kung sino pong humingi ng tulong, magpo-post kami sa group. At kung minsan may nagbibigay, maabot din ng 300, 200, 100, something na, ito yung grupo namin na wala kaming pondo kasi hindi po talaga kami kumukuha ng pondo sa mga tao. Kung sino lang po, kung mayroong lalapit sa amin na hingin ng tulong, ngayon ipopost namin, ayun, kung mayroong magbigay, nakakolekta kami, pero walang pondo, walang admission, walang membership, wala lahat. Ang daming namatay. Ang daming namatay mula pa noon hanggang ngayon. Minsan, pag medyo hindi rin ako tinatamad, nagpo-post ako, nakakakolekta talaga ng medyo malaki-laki para doon sa pamilya yung namatay. Tulad ngayon, namatay si Dodong Jari. Admin Walid, ilalapit ko pala ito sa iyo. Kahit papaano, magbigay tayo ng konting tulong kung merong konting budget at hihingi tayo ng tulong sa grupo. Kahit papaano, makakaluwag doon sa pamilya. Anong doon kay Dodong Jari? Namatay? Namatay siya kahapon, sir. So, bago lang yan. Namatay po. Ano sitwasyon ta? Tourist siya or no working? Sir, itong bagay na to, hindi ko pa po talaga na nalaman o hindi ko pa inalam kasi hindi po siya ganoon ka-close, pero parang kilala kasi siya dito din, nagtitinda siya ng Pinoy food. Hindi ko po alam ang status niya. COVID po siya. COVID talaga ay talagang diretso yan siya sa ano, cremation. Yes, opo. Kaya kung ano, hingi ako ng konting tulong na maiabot man lang natin doon kung sino po yung pamilyang nagkukup or sino ganito at yun, ganito yun. Ibigay mo sa akin yung ibigay ko kay Walid yung details ng hinihingi ko na tanong. Okay, na tanong. Opo, sir. Okay, fill up mo yan siya at kausapin namin ang pamilya sa Pilipinas. Don't worry. Salamat, sir. Salamat. Salamat. Actually nag-PM na ako doon natin Julie Dusane, yung meron yung kasama niya sa bahay na nag-post. Nag-PM ako kanina pero hindi ko alam kung nabasa niya yung PM ko. Tinatanong ko yung details nung namatay kasi balak ko rin no, hindi mo pa sinasabi sa akin. So dahil nandito si Sir King, balak ko rin ilapit sa kanila kahit na wala akong personal na impormasyon doon sa tao. So alam ko pag mga ganyang case, wala tayong aasahan sa embassy natin. Last week namatay din si Jo. Bali, friend ko din siya sa online sa COVID din. Yun naman, nakaya ng family, parang hindi naman sumingi ng tulong masyado. Parang naasikaso din ng OWA, parang nabigyan din sila ng konting action at tulong doon at attention. Kaya medyo nag-give way na ako, hindi na ako nakikisali. Ito namang si Dodong Jari, parang gusto kong ilapit sa inyo na kahit papaano makapagbigay man lang tayo sa pamilya or dito or sa pamilya. O yan, ang kailangan natin malaman is yung sinong pwedeng makausap do sa kasama niya sa bahay. Okay, okay Admin Walid, gagawa ako ng paraan. Para naman kay Sir King, ang problema po talaga namin dito, ang dami po naming mga kababayan na mga undocumented po. Tapos minsan i-share ko na rin po yung knowledge ko. Parang minsan, hindi talaga nila alam sa sarili niya kung anong dapat gawin sa mga undocumented po. Tulad ng mga undocs ngayon, nagtatanong sila anong dapat gawin. Actually, ang advice ng embassy, kung susundin talaga natin, smooth naman talaga. Yung mga walang dokumento, lalo na talaga yung walang mga passport, yung as in walang passport, Xerox lang siguro or pupunta po talaga sa embassy. Pupunta sila sa embassy, kumuha po sila doon ng travel document, mag-file po sila para ma-assist sila ng staff. In fairness naman po sa embassy. Tapos yung may mga passport naman po, pwede po silang dumiretso sa immigration para po mabigyan sila doon ng special pass at kailangan magdala sila ng ticket. Yun po ang pagkakaalam ko. Pero Sir King, ang dami talaga namin dito na mga undocs po. Sobrang dami. Tapos ang problema pa dito,
ang daming mga undocs, ang daming mga anak. I-share ko lang po. Sige, go ahead. I-share ko lang po yung mga katulad ko na mga kababayan natin dito na mga undocumented na may mga anak. Kung sino pa po yung ano, hindi natin masisi, hindi natin alam kung ano maging sitwasyon. Kaya kailangan nila ng tulong kasi tulad sa ngayon, walang mga trabaho, kahit pang gatas, pang diaper lang ng mga anak nila. Eh, hindi ko naman pwede lahat. Minsan po talaga nagbibigay ako galing sa sarili kong pera, pero hindi naman talaga lahat na masustain ko din. Minsan maghihingi. Alang nga naman ang bibigyan ko lang din ng ano. Minsan talaga mostly so, nagbabangin. Yun yung sinasabi ko kanina, Founder Jolie, no, na maraming undocumented. Sabi nga din kay yes, Walid, na marami nang dumaan na amnesty. Pero ang tanong yes, po, tama po. Gusto nyo bang maayos ang inyong papel or hanggang ganyan na lang ang buhay nyo at lagi kayong na-abuse? Tama po, tama sabihin po. Sabihin ko sa inyo ay para ma-solve ang inyong problema ay harapin nyo ang problema nyo. Kung failure man kayo dyan ngayon sa Malaysia, sabihin ko sa inyo, hindi lang ako mag-promise kung anong magawa ko. Umuwi kayo sa Pilipinas and I will try my best na magkaroon kayo ng mga livelihood program nyo doon. Dahil marami ngayon ang pera sa gobyerno na ibinibigay sa mga OFW. Ang importante lang ngayon, meron kayong taong inyong malapitan ngayon na tama. Dahil kahit anong gusto mo, kung mali naman yung pinuntahan mo, mali ang connection mo, ay talagang hindi ka mapapakinggan dahil mali ang pinuntahan mo eh. Pero pag uwi nyo sa Pilipinas, kahit wala kayong papel, lumapit kayo, ilapit ko kayo sa DTI, ilapit ko kayo sa kung wala kayong skill, ilapit ko kayo sa TESDA para mag-training kayo. Then meron tayong mga pera na kaya nating ano, ilabas. Pero hindi man niya ilalabas ng gobyerno ang pera kung wala tayong training. So sabihin ko sa inyo, may organization, malaki itong organization ko and I build this organization ever since na nasa Sabah ako, unang umapak ako ng 2004 and this is the OFW helpline helping the people na mga victims of human trafficking dyan and andito si Lovely, kasama natin pumasok dito ngayon, she is from the US, she is my prayer partner for a long time and siguro nakita niya ngayon na naririnig niya yung live ninyo ngayon at sabi nga niya, sabi ko, join us. Dahil this person, si Lovely, ay nasa Amerika na ngayon and malapit ang puso niya sa Malaysia and we are been praying for Malaysia for a decade. So, pakinggan natin, Love. Can you say something? Andito na yung mga taong ipipray natin and nakita mo for how many years, hindi pa rin ako sumusuko para sa kanila. Ganyan ko kamahal ang taga Malaysia. So, Lovely. Yeah, I'm him, a best friend, and like what he said, tayo mga Pilipino, I've been an OFW since 2000, I think 11. I first worked in Singapore, so nakita ko rin ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa Malaysia. May mga kaibigan din ako sa Malaysia, and yeah, I know how hard it is working underground and maraming hirap. Maging OFW, sasakripisyo mo lahat. Sasakripisyo mo yung pamilya mo, yung oras mo, and lahat-lahat na. Pero tama yung sinabi ni Kim na kapag pumunta tayo sa maling, like sinimulan natin ng mali, yung sistema mali, all throughout, mahirap umalis kapag nandun pa rin tayo sa illegal. Sabi niya, kumikita man tayo ng pera, pero yung peace of mind is very important. So, yung natatakot ka, yung ganito, yung ganoon, tapos hindi ka masaya, and pamilya mo sa Pilipinas, nangangamba din para sa'yo. So, life is so precious para ituloy natin yung mga maling sitwasyon. So, sabi ni Kim, yan, habang nagtatrabaho kayo, mag-ipon, huwag tayong magpadala sa mga material na bagay,
material na bagay na lumilipas yan. Pero mag-ipon po tayo, yan, magnegosyo. Sasabihin ko po sa inyo, sa Pilipinas, pinakamadaling mag-start ng negosyo. Sa lahat ng bansa po na nakita ko at narating ko, sa Pilipinas, pinakamadaling mag-start ng negosyo kasi hindi ganun kahigpit yung DTI natin, yung batas, at yung pag-advertise, mga ganyan-ganyan. Sa Pilipinas, pinakamadaling mag-negosyo. All we have to do is be persistent, perseverance, and pray to God. And dito sa US, hindi ka basta-basta magpapamigay ng flyers. Kasi kukuha mo ng permit. Kada kilos at galaw, lahat may permit, may bayad. Pero sa Pilipinas, napakabilis pong magnegosyo. Kailangan lang talaga natin ng sipag at syaga, sabi nga ni Villar. Pero totoo po yun. And the right strategy and the right timing din po. So kaya ang advice ko sa inyo, kung meron po kayong konting ipon dyan, mag-pray na po kayo kung anong magandang negosyo dun sa area na pinalalagyan nyo. Kumana po kayo ng taong mapapagkatiwalaan para po mag-start din or what or else. And then, habang inaayos yung transition yon pag-uwi nyo sa Pilipinas, is, ano na po, maging smooth na po yon. Hindi yung lahat ng ipon nyo is isasalpak nyo sa negosyo. Ano po, mayroon po kaming ano, dito sa US, part po ng business namin is marketing and financial services. So may mga tips and advice po kami kung paano po kayo mag-start ng negosyo, kung paano po kayo mag-budget, at kung paano po mga right investment and stuff like that. So I can share the resources to Kim at ipadala po sa inyo. Pero po lagi nating tatandaan, always we will keep our faith to God, to Jesus Christ. So dahil siya lang naman po talaga yung hope at yung reward natin habang tayo nabubuhay sa mundo. Yun lang po. Thanks, Kim! Yes, thank you so much, best friend Lovelino. So, kaming dalawa talaga, we're doing our charity for a long time. And marami kaming pinaaral, pinatapos ng college. And masasabi ko lang sa inyo, that hindi madali ang buhay, and kami we shared dreams kung paano makatulong sa kapwa, and si Lovely is a politician sa Bulacan, and actually she will be running as city councilor or vice mayor siguro kung hindi siya nag-try na magiging OFW, siguro nasa vice mayor or board member na yan ng Bulacan. Pero dahil gusto niya makita ang buhay ng OFW, and yun, nakita niya ang buhay ng OFW. And here, sabihin ko sa inyo, kung matulungin man ako, I can give my last centavo sa aking bulsa. Si Lovely, mangutang pa yan para itulong sa kapwa. So, Love, alam mo naman, Love, na most ng mga kasama dito ngayon ay may mga anak, and they are requesting a gatas para sa kanilang anak. And hindi ko sila pinatawag dito, Love. It's because na gusto ko lang magpa-epal or what. Actually, meron nang nakaprepare sa kanila na mag-konting grocery for hundreds of families na nakaprepare. Maybe you can share some of your friends in the US para dito sa mga gatas ng mga bata. Yun yung request ng mga mommies, and something like a sum of the dollars na ano, maybe you could share to them. You can sponsor some of them. You can send it directly to Walid, and he is the president of the OFW Helpline in Kuala Lumpur. So, Love, it is my appeal to you, and it is really God's given time that you join with us here. And actually, kita nyo, we started in a prayer kanina,
because sabi nga ng Panginoon, two or more gathered together, He is in the midst of us. So, andito, we may not know what is the purpose, why lovely is with us today. So, Love, can you say something? Or siguro nakikinig ka kanina, but most of them, 70% ay may mga bata. So, I know your heart and eye is the same talaga, ang mga welfare talaga ng mga bata. So, Love, what can you say? Yeah, sure. I'll tell my hubby about this, and we are willing to share. And yeah, we would like to keep in touch, and we can also make this group as a prayer request group, because we know that prayer is powerful, and we cannot really see what the Lord plan until we ask it and pray for it. And yeah, so yun lang po. Mm-hmm. Thank you so much, Love. I know that when people knocks the heart ng ating puso, you are always there. And I would tell you that I am also teaching them, Lovely, that hindi natin kaya na tumulong sa kanila taon-taon. And in Saba, nag-start ako doon, Love, na nagkaroon kami ng tinatawag ko na parang sustainable plan. So naglagay ako ng fund, 25,000 pesos, para magbayanihan sila, magtulong-tulungan sila, para mag-garden sila, para may normal, may kakainin sila. At saka binigyan din natin ang Saba ng 75,000 pesos the other week para sa kanila namang mga grocery. So sabihin ko sa inyo diyan sa Kuala Lumpur, ngayon ko lang kayo nakita. But kapit lang. Believe me, help is coming, and there are mighty things that is yet to come. Just pray sa ating Panginoong Jesus, and believe me, there is a reason why we are here. And I don't expect this lady that sabihin nyo papasok sa atin ngayon. And the last time na I saw her, face to face, ha, yung talagang interactive, that was, I think, I would say 22 years, or I would say 18 years, or I would say 10 years ba, Love? So ganun katagal kami dahil hindi kami lagi nag-uusap, we are so busy, but kita nyo kaming mag-best friend when things happen na ganito. Hindi na dapat na hingiin mo ang tulong, and people is automatic voluntarily at tutulong. Sabihin ko lang sa inyo, mayroon akong magandang balita, andiyan naman si Lovely. Kung nakita nyo kanina sa aking wall na mama na umiiyak ng bata na nanghingi ng tulong sa amin sa OFW Helpline, na para lang na makemo ang anak niya. Dahil ang pera niya, sabi ko sa kanya, magkano ang pera mo? Sabi niya, 5,000 lang po talaga. Sabi ko, okay, no problem, I'll give you another 5,000. Ang presidente ng USA, nagbigay agad ng another $200. So naging 14,600. Hindi niyo ba alam? Habang nagsasalita tayo ngayon, ang bata ngayon, palakpakan natin ang Panginoon, nagkikemo na ngayon si Ace. And it's really a good thing. And ito yung nagbibigay sa akin ng fire every day, that I want to wake up in the morning serving you all, dahil ganun ko kayo kamahal. And sabi ko nga sa inyo, wag mawala ng pag-asa. Andito tayo ngayon. Muslim, Kristiyano ay nagkakaisa. It's because of the common great love ng ating Panginoon sa atin. So, Love, do you have any word to say? Or you will just listen there? Dahil ipagpatuloy namin itong kwentuhang ito. So, maybe, Lovely, may ginagawa siya, no? So, continue, Walid. Meron pa bang kasama natin? Okay. Meron mga bago. Masasabi ko lang sa inyo, ha? Sinabi ni Lovely, she will help. Hindi man malaki, but she will be with me helping you all, and gusto niyang maging prayer partner itong team niyo sa Malaysia. Ang swerte niyo talaga. It's really a blessing sa inyo.
na merong nakikinig ngayon. So, yeah, thank you so much, lovely. On behalf of the OFW Helpline Kuala Lumpur and the rest of the team here, and may kasama tayong founder dito, si Julie sa FJSM. So, yes, back to you, Walid. Right. Salamat nga pala dun sa ating nagbigay ng kunting encourage sa atin. Magandang gabi po sa mga bagong pasok dito. So, gusto kong marinig uli ay si sino pa ba hindi nakapagsalita din, si Joffrey. Si Joffrey po. Paki-unmute po yung mic. Hello, Joffrey. Nakikinig lang yan si Joffrey. Joffrey Panganiban is my part of my team. Okay, all right. Sino pa ba hindi nakapagsay? Si Ate, may bagong pasok si Ate Tess. Si Ate Tess po. Wala si Ate Tess. Walang, sabi mo, walang mic. Si Alex. All right, si Alex. Paki-unmute po yung mic. Ayun nga, okay, po, sir. Go ahead. Po sa inyo na ilalapit ko po sana yung mga dati ko pong katrabahong apat pong Pilipino na nag-positive po sila. Kaya nga lang po, naaabutin din po namin sila ng pagkain. Kaya lang nga po, kami din po, wala din akong trabaho at may anak din po ako. Although po, hindi ako, legal naman po ako dito, kaya lang po, sa restaurant nga po kami nagtatrabaho. Kaya lang, wala po talaga yun lang po sana hihingin kong tulong para sa kanila. Kasi po, talagang hindi sila makalabas ng nastuck sila sa hostel nila. At yung isa po doon, parang nagkakaroon na siya ng, parang lumalala na po siya. Kaya nga po, inaano po namin na, kami po na mga kasama ko dito sa bahay na binabantayan namin sila o minomonitor namin sila every time kung anong nangyayari sa kanila. Miss Alex, na-report nyo na ba yan sa consulate? Ang ano po namin is, at dito po yung mga sijitera nila na nag-positive po sila. Ano po ang status ng visa nila? Meron silang OWA, visit visa sila, working visa? Ano po sila? True agency po sila. Kung true agency sila, habang wala silang ginagawa ngayon sa room, pumunta sila sa consulate website at pumunta sila sa ACAP. Sabi, lagay mo, Embassy Malaysia, Philippine Embassy Malaysia, ACAP for COVID survivor. Nakalagay doon, may form doon na nakalagay na pwede kayo mag-claim. Dahil ano ang meron dito, the same dyan sa inyo, believe me. Sige po, inform ko po sila. Okay, so ang importante, yan yung sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo talagang mag-register ng OWA dahil merong, pantay-pantay naman tayo, pero merong something na special ang OWA dahil nag-invest sila eh, nagbayad sila eh, nag-avail sila ng insurance eh. So, yan ang mga benefits. So, don't you worry na nag-tourist kayo dyan, basta meron kayong working permit na normal, pwede kayong maging legal through pag dumaan kayo sa proseso talaga na magkaroon kayo ng OWA. Ang OWA is your insurance and your identity na matawag talaga na OFW ka. At pag meron kang OWA, hindi ka pwedeng mamalitin-malitin lang ng kahit kanino dahil meron kang, yun nga, tinatawag natin identity. Okay, I'm back to you, Walid. Meron akong gustong tanong doon sa yung may mga kasamang nag-positive. Yung mga nag-positive po ba? I think si Lovely would like to say something. All right, go ahead. Ibol? Okay, yung audio? See, go ahead, Walid. Okay, all right. Yung mga nag-positive na sinasabi mo na mga kasama mo sa bahay, nasaan sila ngayon? Nasa bahay lang? Nasa po sila? Nilagay po sila sa isang hostel po. Kumbaga po, nasa ground floor po ako, nandun sila sa 17th floor. So magkakasama yung lahat na nag-positive? Opo, magkakasama po sila. Di bali po, May kasama po silang ibang lahi eh.
Pero apat na Pilipino po ang nandun, tapos may iba pong lahi, may Bangladesh po yata. So ganito ang request ko sa iyo, Sis Alex. Pakikuha ng kanilang result na positive sila. And yun lang ang kailangan ko. Ibigay ko ka Walid, remind me Walid. Mayroon akong mga detalye na hingiin. And personally, I will speak to Governor. Kung ano ang direkta. Dahil sa amin, hindi na kami dadaan minsan sa embassy kung gusto nating tumulong. So I'll find ways paano natin matulungan sila. Yun lang ang gusto ko na para at least alam nyo, maka-appeal ako na pwede bang matulungan ito dahil ito yung resulta nila na positive sila. Ito yung pangalan nila, ganito. So I'll give you some questionnaires na very short lang na detalye. Okay, Alex? So while okay, inayos yung ACAP COVID survivor na claim, that is $200, that is around 700 something ringgit, and that is 10,000 pesos. So kahit paano, makakatulong yan siya. So back to you, Walid. Don't worry, Alex. Salamat sa iyong pag-report, Alex. Okay. Take good care, Alex. Diyan sa iyo, dahil kasama mo ang mga nag-COVID. And Walid, please remind me na bilihan natin sila ng vitamins, Walid. Vitamin C. Okay, sige. Sige, okay. I will sponsor them. May admin. Okay. Welcome sa mga bagong pasok dito. Si Ate Lani Lynn, narinig na po ba namin yung ano mo, salita mo? Te, nakamute ka, te. Hello po. Paki-unmute. Okay, hello. Go ahead po. Yes, sir. Positive po ako. Apat po kami na nandito sa ano na naka-quarantine. Ano po kayo? Positive po kayo na COVID. Hindi COVID yung anong yung status niya anong yung term na yun? Nawawala ako dahil iniisip ko kung paano tulungan kayo eh. Asymptomatic or ano, severe or ano, anong nararamdaman nyo? Symptoms. Ayun, ano po, yung masakit po ang ulo ko, tapos yun may sipon, may plema, tsaka lagi pong kuminsan nagti-38 po yung temperature ko. Minsan 37. Pag nag-steam po ako, bababa. Pero mamaya na naman po, yun tataas na naman po. So Ate Lynn, meron ka bang result ng inyong pagka-positive? Meron po, sir. Okay, so bigyan mo, isahin natin yan siya, no? So Walid, alam niyo yung clove? Alam niyo yung clove, yung nilalagay sa biryani? Yung clove na spices na galing sa Indonesia? Yung star anise. Oh, star anise. Kita nyo, ito yung iniinom ko everyday. Kumakain ako from morning, tatlong star anise. Lunch, tatlong star anise. Evening, star anise. Pero medyo, pag hindi kayo normal nakakain ito, medyo masakit sa una dahil nagnanam yung dila mo. Pero ito, sobrang lakas ng immune system na ito. Siguro sa isang taon at 7 buwan na nakain ko siguro star anise, sobrang na 1 kilo siguro. So, believe me, this is a very strong thing, and kumain kayo ng mga ano, talagang uminom kayo ng mga masustansyang pagkain, and of course vitamin C talaga. Sabihin ko sa inyo, star anise, maniwala kayo. Maraming na-save nito sa China and even here sa UAE. Opo. So Walid, pabilihin din. Yun na nga po, sir, medyo kulang. Pabilihin kita, Walid, ng star anise, Walid. Kahit mga 1/4, tapos ilagay mo yan, ipakit-pakiti mo, ibigay mo sa kanila. Paano ang ano, siyempre nasa ano kayo ngayon, paano ang sistema ng lugar nyo? Kasi nag-positive kayo eh. Na, hindi ba kayo nakalock dyan? Oh. Nakalock po kami, sir. Itong building po namin, talagang marami pong positive po naka-quarantine. Kasi may nagpunta na pong ambulansya dito pero hindi po kami kinuha. Kasi sabi po nila, hindi pa naman daw gaanong seryos.
kaya hindi po kami dinala sa hospital. Pero nakalock po kami, sir, hindi kami pwedeng lumabas. May binibigay po silang pagkain kung minsan hapunan, pero okay, kung minsan ni, wala ni, ano, ni Lablino, kindly message me the following name, mobile number, email address, and of course, sabi niya address sa Pilipinas. So ganyan kagaling ang bukal ang counselor ng Bulacan noong unang panahon. So thank you so much sa Ibol. Salamat Ibol. And thank you so much din sa iyong partner. I extend my thanks to Stan. Salamat sa kanya. So Ate Lanilin, sabihin ko sa iyo, huwag mo nang i-stress ang sarili mo. Above sa pinadala ko sa iyo, Walid, itong case na to, Walid, outside ito doon sa ano, itutulong, kausapin ko si Gob at kausapin ko si Mio. Okay, sige. Pero Sir King, ang problema ko sa mga to is kung nakalock kasi yung lugar, mahirap kasi talaga mapuntahan yung area na yun eh. Kasi ang nagbabantay pag mga ganyang lugar, usually nilalagyan talaga ng alambre yan eh. Parang kinukular na nila yung lugar. Tapos military na ang nakabantay dyan. So medyo hindi ko iniisip ko kung paano sila mararating. So ganun lang ang sabi natin, hindi naman ikaw ang ano doon, sila ang maghanap ng paraan. Dahil gagawin natin ang ating paraan. Then they will find Sir, wala naman pong barbed wire dito sa amin. Wala po, hindi po nila nilagyan dito sa amin ng barbed wire. Okay, sige. Pag i-ano mo ko, i-WhatsApp mo ko, ipin mo ko sa WhatsApp. So tapos, mag-usap tayo. Ate Lanilin. Okay po, sir. Uminom kasi ng maligam-gam na tubig tea in the morning. Pagising mo talaga at saka uminom ka rin ng maligam-gam na tubig pagtulog mo. Yan yung advice ko sa'yo. Okay po, sir. Okay po. Salamat po, sir. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matagal. Saan ka sa Pilipinas? Sa Tarlac po, sir. Oh, taga Tarlac ka. May lupa ako doon sa Hirona sa may Sulipa. Sa Tarlac. Ganun po, sir. Mm-hmm. So, sige lang, be strong lang diyan. Hindi ka nag-iisa. Andito ang OFW Helpline at dito kami nakikinig sa iyo. Sige, ganun na lang. Okay po, sir. I-WhatsApp mo ako, ma'am. Tapos mag-usap tayo sa WhatsApp. Kung anong pwedeng okay gawin. Okay po, sir. Kung anong pwedeng gawin para makarating sa inyo ang ano, ng tulong. Okay po, sir. Okay, sige, sir. Salamat, sir. All right. Si Ate Chel, may gusto kang sabihin? Wala. Sige lang. Meron okay, kang bagong pasok. Okay, sige. Pasok. Welcome sa mga bagong pasok. Si Ate Janet. Hello po. Ate Janet. Okay, ito na. I will grab this opportunity habang hindi ko nakakalimutan. So gawin mo, Walid. Ilista mo, Walid, kung sino yung may mga bata. Anong buwan siya, ilang buwan siya, ganun. Tapos sino yung positive para at least malist down natin. Tapos ilagay mo rin kung mayroong document or walang document. Okay, sige. Itong nag-attend dito at saka nag-sacrifice. It's one, I tell you. Sabihin ko sa inyo, yung mga tao dito na kasama natin na nagsakripisyo na kahit gusto niyo nang matulog ngayon, gusto ko naman, Walid, na sila yung i-priority, Walid. Dahil it's very important na sila yung andito eh. Sila yung nagsakripisyo eh. So, ito yung sinasabi ko. We plan to give 100 na mga tao, pero kung ang willing na mag-sacrifice at makinig ay only 30, so i-priority natin sila. Yun yung advice ko. And bigyan natin sila ng extra thing kung anong maitulong natin. Sige, Sir King. Gagawin ko yan. Si Janet. Wala pa rin ba si Janet? Si Ate Cherry. Si Ate Salazar. Sige daw po, paki-unmute yung mic. Gusto ka namin marinig. Hello po, ma'am. Alright. Go ahead. Nandito po ako sa Malaysia. Undocumented po ako. Tapos po may dalawang baby po ako. Twin po sila. Nagpa-part-time lang po ako sa araw-araw. Kinukulang pa po. Nagre-renta pa po kami ng
ng kwarto. Tapos po, gatas po nila, diaper. Eh ngayon po, gusto ko po silang iuwi. Eh kaso nga lang po, nag-iipon pa po ako para sa ticket po namin tsaka pambayad po sa immigration po. Ngayon, gusto ko lang po yung pangailangan namin ngayong buwan. Eh sana po matulungan niyo po kami para po yung sasahulin po sana may tabi po at makauwi na po kami ngayong buwan na to. Paano kayo uuwi? Nag-avail kayo ng recalibration? Ayun nga po, inaante ko pa nga sasahurin ko po, sir. Ay, pambayad? Pag karating ng embassy, wala pong kapera-pera ngayon. Eh, gusto ko po nga pumunta doon. Ngayon, wala pa po akong pera para makapaglakad ng papel namin. Yung mga dokument po namin, kailangan ko pong bayaran, ganun. Okay. Anyway, gusto kong i-check ko lang yung sistema ng recalibration kasi hindi ko alam kung anong status ng recalibration kasi di ba nga gusto ko nga rin po malaman kung ano po yung kailangan po namin ng baby ko po kasi wala naman po kasi passport mga to. Eh ako po meron pero wala naman po akong visa po. Okay. Are Sir King, hindi ko kasi alam kung tuloy pa yung recalibration kasi 'di ba nga nagkaroon ng travel ban din sa atin sa Pilipinas. So walang plan ko. Minsan hindi natin alam kung recalibration or what, hindi rin alam 'yan ng embassy. So ang gawin nyo, magtanong kayo sa authority. Meron namang hotline ang Malaysian immigration. So gawin nyo yung siya. Kung ano, dahil ang alam ko kasi end of this month or sana na-extend siya. So, ganun ang gagawin natin. Huwag kayong mag-depend lagi sa embassy. Kung sino yung opisina na responsible noon, try nating i-reach out sila. For example, recalibration, that is the Ministry of Immigration. So, i-check nyo sa Google. Is the recalibration in Malaysia is extended or what? Mga ganun. So, ganun yung advice ko sa inyo. Sabihin ko sa inyo, help yourself. Okay. Sa'yo, Julie. Huwag kang mag-alala, Julie. Dahil basta anak, ay talagang binibigyan ko talaga yan ng importansya. At hindi ko... dalawa pa nga po sila. Kung isa okay lang po, kaya po. Sige lang. Be strong lang. Okay. And, Sige. So, Walid. Kasi si Ate Julie ba Salazar, kasama ka ba doon sa group na WhatsApp? Hindi po. Okay, hindi ka pero nagkausap na tayo sa WhatsApp. Hindi pa po. Sa ano lang po, dito sa Messenger po, minessage po kita kanina. Ah, okay. I-follow up mo ako para ano? So ganito pala yung si Ate kanina, siya yung sinasabi no na isang building sila no, yung kasama kanina na nagpositive no. Isang building lang sila no. Yung makasama niya. O iba din yun siya. Iba yan, si Ate Lanilin at saka yung isa pa yung may mga kasama sa baba. Basta sabihin ko lang sa inyo, especially sa iyo Walid dahil ikaw ay rescuer, take good care of yourself dahil sabihin ko sa inyo ay minsan pag magtanga-tanga tayo o hindi tayo mag-ingat sa sarili natin, talagang madadali tayo dyan. So sino na lang ang tutulong? So yan yung advice ko sa iyo. Take good care of Walid sa iyong sarili. Dahil masasabi ko na we are a frontliner here. Alright. Sino pa ang... Sino pa ba hindi ko natatawag na si Janet? Hindi ko alam kung nandito pa siya eh. Hi, Ma'am Janet. Hello po. Si Cha, Malaysia. Paki-unmute po yung mic. Pwede pong i-open natin ang ating mga kamera kung hindi naman sira yung mga kamera natin, no? So, ayan, go ahead po. Mag-alala lahat dito, mga ganda at mga gwapo. Magandang gabi po lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Sige po, go ahead po, naririnig ka namin. Oh, bagong pasok lang po ako kasi sinend lang po nila sister itong number. Sabi po nila kasi pag para makahingi ng tulong.
Bali kami po, bali magto 2 years na po ako dito sa Malaysia. Biktima din kami ng yung mga naloloko sa visa po. So, pero nakipag-ugnayan na po ako sa embassy natin. Ang pinatawag po sila. Bali, Pilipina po, asawa niya, local na Indian. Ngayon, syempre po, no work, since March po na mag-lockdown, hanggang ngayon wala naman po akong work part-time lang. Eh, ngayon pong mag-total lockdown, syempre wala na pong dine-in at saka ano, lalo na pong walang trabaho. Ang hirap. Saan ka dito sa ano? Saan ka dito sa Kuala Lumpur ka ba o Silangor? Opo, Silangor sa Ampang po. Sa may malapit na yan. Ah, okay, okay. Kasama ka ba dun sa ano? Kasama ka ba dun sa 50 na nasa group chat? Yung pong sa Filipino community po? O Filipino community po yata yun? Hindi, sa WhatsApp mismo. Sa WhatsApp? Sa WhatsApp. Wait lang kasi ko. Kasi yung nasa WhatsApp ko kasi, yung nasa group ko sa WhatsApp, yun yung mga binigyan ko talaga ng link na para umatin dito sa Zoom na to. Ah, ito po kasi, ano, 80 plus kami sa group. Filipino community po siya. Tapos, binigay nga po itong link na ng Zoom. Okay, actually, hindi lang doon sa 50 eh. Ang gusto natin dito is makatulong tayo sa lahat ng nangangailangan na kababayan natin dito sa Malaysia. Opo. Tapos, sir, may concern pa din po ako. Though, nangihingi din ako ng konting tulong sa ano. Yung kaibigan ko po sa, hindi ko po alam kung naka-message na sa inyo, Sir Walid, nasa Saba po sila ngayon, tatlong pamilya po sila doon. Kaibigan ko po yung si Sister Maimona. Andyan si, ano, andyan si Yatisel, presidente ng OFW Helpline ng Saba, Malaysia. Si Yatisel po. Ay, opo, binigay ko na po, pinasa ko na din po yung number niya. Yatisel, go ahead. Yeah, text na siya sa akin. Actually, hindi ko lang na-replyan agad. Pero sabi ko sa kanya, tawagan ko siya tomorrow. Medyo malayo kasi yung area nila. Pero ano yung magagawa kong tulong, kung merong pwedeng padalahan doon, so papadalahan na lang natin ng cash para makabili sila ng pagkain nila doon. Kasi yung area nila is malapit sa Labuan Island. So, ang island kasi ngayon sa Labuan is naka-totally lockdown. Totally lockdown sila yan, nakababware sila. So, I try my best lang na makontak ko sila bukas para kung ano man yung na maibigay sa akin na budget, no? So, isa-share ko na lang sila yung tatlong pamilya doon. Okay, Kuya Walid? May nag-request sa akin na gusto daw magsalita na hindi natawag eh. Sige, pakitaas yung kamay po. May nag-message sa akin sa WhatsApp na gusto magsalita. Or i-unmute mo na ang sarili mo tapos magsalita ka. Si Ma'am Alma. Sino po si Alma? Ako po yun. Okay, sige. Buhay po. Sino po yung uuwi sana na hindi nakaano ng mga papers sa embassy? Nandito yun eh. Kanina. Ate, makilig ka po, ate. Ang recalibration po is still process po kasi may pinauwi po kami nung isang linggo doon sa airport na walang papel po. Pero kung wala ka pong passport, kailangan mo pong pumunta muna sa embassy, bibigyan ka ng travel documents, tapos po, ihahatid ka nila sa airport kasama ang immigration from embassy po. Sabay-sabay po kayo niya, nasa van po kayo. Pagdating niyo sa airport, hindi po kayo papabayaan doon. Magpipila kayo doon. Pero kailangan niyo pong magbitbit ng 500 pambayad po na penalty at saka ticket po. At saka lilipad na po kayo. Wala po problema. At saka po yung may passport na po na kailangan ng umuwi na hindi inaasikaso ng embassy or hindi po iniintindi po doon, hindi binibigyan ng papers, pwede po kayong mag-straight sa airport, dala ng 500 at saka ticket. Diretso flight na po yun. Dalhin nyo na po yung gamit nyo. Magpipila lang po kayo sa labas. Pero kailangan po umaga po kayo. Maagang maaga kasi ang dami pong uuwi.
At kailangan yung bitbit nyo na ang ticket, ang passport nyo na walang visa kasi illegal, di ba? Tapos 500 po, bayad po. Ang yung 500 po, bayad po yun ng penalty at saka yung ticket lang po, yung 500 at ticket lang po ang bitbitin nyo. Dilipad na po kayo, wala pong problema. Pero kailangan yata may COVID test pa. Doon, pwede po mag-ano lang po ng COVID test sa clinic po, yung tag-itiringgit, kasi yun po ang ginawa namin kay Kuya. Umalis na po si Kuya nung nakaraang linggo. Naka-garanti na po siya ngayon sa Manila Hotel. Wala pong problema. Yun lang po ang dalhin nyo kung gusto nyo pong umuwi. Paano po yung mga anak ko po ay wala po silang passport? Ako lang po yung may passport eh. Ah, yan po ang isasagot ko sa iyo, te. Huwag ka pong matakot, eh, kahit wala kang papel, te, kahit may passport kang walang visa, pumunta ka po ng embassy, isabi mo po ang problema mo doon na kailangan nyo na pong umuwi at saka wala pong passport mga anak mo kasi ia-under po yan sa yung pangalan ang dalawa mo kung ilan ang anak mo. Ah, okay. Yan po ang gagawin mo, te. Huwag kang matakot, te, huwag kang matakot. At saka, te, kailangan po, direct na po ba ako sa airport nun kahit wala po silang passport? Oo, bibigyan po doon okay ng travel documents yung mga anak mo. Ah, wala okay pong problema po yun po. Papupunta po ako. Ah, okay po. Oo, tapos i-text mo po ako. Hindi naman sa pag-ano, te. Kasi tulungan tayo dito, ha? Pag pumunta ka na yung busyan, okay. Kung gusto mo pumunta, i-text mo lang ako nun sa WhatsApp, hanapin mo ko, sabihin mo, Miss Alma, pwede mo po ba akong tulungan o samahan sa embassy? Kasi kung wala po akong pasok, pwede kitang masamahan doon. Huwag ka pong maano matakot, eh. Kasi hindi naman yun magpapabilanggo sila, eh. Kasi ngayon, uwian talaga ng mga legal may ano sila ngayon. Iti, ano po, hindi po ako part of WhatsApp po. Hindi po ako kasali sa group. Ay, pero kasali ka dito ngayon sa group sa WhatsApp. Kasali po ako ngayon dyan. Ito po, kasali po ako ngayon dito. Ala, kailangan i-ano mo Sir Walid, i-ano mo siya sa WhatsApp Sir Walid kasi para ma-assist ko po siya po, Sir. Pisen mo yung message ay yung number mo sa message dito ngayon para makuha ni Ate. O sige. Opo, opo. Kasi alam po yan ni Ma'am. I-drop ko alam po yan ni Ma'am Julie. Ko. Opo. Alam po yan ni Ma'am Julie talaga na hindi naman sa nag-ano ako na tumutulong din po talaga ako sa gustong uwi. Kagaya nung sinabi ko kanina sa bilangguan, ganun. Pero kasi narinig ko kasi ilang tao na nagsalita, gustong umuwi, walang passport, walang hindi inaasikaso, di ba? Naaawa na rin po ako. Ang iba kasi dito, kasi minsan, ang iba dito, ito kasi yun eh. Ang iba kasi dito, nagbabase lang sila ng source sa mga community ng mga Pilipino. So minsan po kasi iba yung information na nakukuha natin. May mga iba nagsasabi, pupunta ka ng immigration, pagdating mo doon, ikukulong ka. Ganun yung mga nakukuha ng information. Ganito po, Sir Walid, wala po, hindi po, wala pong makukulong mangyayari po. Walang makukulong mangyayari. Hindi, ito yung sinasabi ko kasi, ito yung ini-explain ko na ang iba kasi sa atin mga kababayan, oh. Ay ang source nila ng information is ang mga community dito sa Malaysia. Di ba? Tama. So yung iba kasi, partner Walid, ganito. Mga kababayan, sabi ko nga mga kababayan, kung may nagtatanong sa atin na alam ninyo na wala na nagtatanong siya talaga na valid ang tanong niya, kung hindi natin alam ang sagot, huwag tayong magsagot na kahit ano-ano lang para magpasabihin nating alam natin. Dahil hindi nyo alam na yung mali nyo palang na sagot, yun ang rason na lalong nagkagulo ang kanyang buhay. Sabihin nyo lang sa kanya na hindi ko alam ang sagot na yan. Merong mga tao sa consulate, sa embassy, merong ganito. Ganon ang gagawin natin. Hindi tayo mag-guess-guess na sabihin, yun yung sinabi ni ano. Lalo natakot tuloy, hindi na mag-surrender or hindi na tuloy nag-process ng papeles. So yun naman ang request ko sa mga kababayan natin na kung hindi natin alam ang proper na sagot, dahil hindi naman tayo authority din na magsagot niyan, kaya di ba sinasabi ko sa inyo, go to the website, dahil ang website ng embassy, siya ang magsasabi kaysa sa iubos yung oras nyo ng panood dyan. Andyan pa Pascardo. So, manood kayo lagi doon kung anong mga updates. De, kung lagi tayo magre-reklamo, reklamo sa embassy, walang magagawa tayo. Sabihin naman ng embassy, yan yung process. Wala tayong magawa.
So sundin natin ang proseso ng embassy at sabi ko nga sa inyo, in fairness din, gumagawa din sila ng kanilang magagawa. Pero ang punto dyan, kung ginawa nyo na ang lahat-lahat ng ginawa nyo at hindi sa nag-action, that's the time na we will call their attention at mag-ask tayo ng answer sa inyong katanungan. Basta ang sa akin dito sa OFW Helpline, I always based on document. Hindi ako pwede yung mga chismis, kwento lang. Kaya sinasabi ko nga kanina eh, may nag-positive. Sabi ko, bigyan mo akong dokumento para mabilis ang proseso. For example, may nag-complain, saan ang email mo na nag-complain ka? Ay hindi, nag-text kasi ako, may pinipilapan ako na binigay. O ano, paano gagawin natin doon sa pinilapan? So, yun yung sinasabi natin. Paano maproseso yung problema mo? Eh, hindi ka pala nag-file ng formal talaga doon sa problema mo. So, sometimes, tayo din ang naghahanap ng ating problema or tayo din nagdagdag ng ating problema. So, yun yung sinabi ko sa inyo. Lakasan ang loob ninyo. Harapin ninyo ang problema nyo. Dahil hindi nyo yan harapin, di yan matatapos. Kahit 10 recalibration pang darating, believe me, swerte na tayo ngayon dahil may COVID ngayon. Free, pagdating sa Pilipinas, free pa ang hotel, meron pang ang gobyerno, i-grab nyo na yan. Believe me, pagsabihin nyo, walang magagawa. Sinabi kanina nang galing sa Amerika, galing na yun ng Amerika, pinaka the best na magnegosyo sa Pilipinas. Ando na yun sila, please, Amerika, milyonarya na yun. So, take the advice. At sabi ko nga sa inyo eh, andito ako kung anong kaya kong matulong sa inyo para mag-start kayo ng livelihood program. Kung taga Mindanao kayo, kung sino taga Mindanao dito at walang matiran, punta kayo sa Jinsan, meron akong lupa, natirhan nyo doon. Yan ang masasabi ko sa inyo. Hindi ako plastic na tao. Ay kung tutulong man lang, tutulong na hanggang kamatayan. So, yan yung masabi ko sa inyo, hindi kayo nag-iisa. And I'll give it back to Walid. Magpalit lang ako ng Pampers ha. Dahil si Tatay di ko nga hindi nga kayang tumayo ng 4 na oras. Magpalit na ako ng Pampers. Sige, tuloy lang. Si Ate Lancy, tulungan natin niya sis yung gustong umuwi, si Ate Salazar. Sino pa ba yung mga illegal dito na willing nang mag-avail ng recalibration? Ganito, maihi na sana ako pero pag iihi ako tapos pagbalik ko makalimutan ko. Ate Lancy, dahil nakita ko ang tulong mo, Walid, bigyan mo siya ng 100 ringgit ha para sa load niya. Approve. Dahil pagbabalik ko, wala yung 100 ringgit. Wag na po para sa load. Para lang po sa gatas ng papa na nakawin na nabilang. Basta 100 ang regalo ko sa'yo, pero tulungan mo itong gustong umuwi ha. Salamat po, walang problema. Okay. Sir Walid. Ayan, Sir Walid. Narinig niya yan, si Boss King. Ano yan, instant yan magbigay ng action. Hindi lang yan basta zoom lang dito. Pagtutulong yan talagang ano yan. O Sir Walid, mamaya po mag-chat po tayo mamaya kasi gusto kong i-ano si Ate yung mga uuwi po kasi totoo po yung sinasabi ko na may pinauwi po kami nung last week. Ngayon nasa Manila Hotel siya. Free lahat pagdating doon. Kaya, actually, last week meron kaming kasama na ano eh. Meron kaming kasama ng mga nasa quarantine na galing dito ng Malaysia. Sinir din nila yung kung paano sila nakauwi. Sarili lang din nila ang tinulungan nila. Wala nang ibang tumulong sa kanila kundi ang kanilang sarili. Wala kasi dito eh. Kasi dito lang to sa Malaysia itong Zoom na to eh. Para lang sa inyo ito. Wala nang ibang ano dito. Sino pa ba hindi ko natawag na para magsalita? Sige lang daw, paki-unmute na lang at magsalita na po. Para marinig po namin ang inyong gustong sabihin. Si ano ba to? Si Janet. Si Ronalyn. Paki-unmute na lang yung mic. Tingin ko lang sir, magkasama na po kami ni Maribel. Ah, okay. Ah, magkasama kayo. Apo. Si Ate Lorena. Apo.
po, sir. Number one ako. Ah, okay, 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 okay. Salamat. Kasi may mga nag-leap sa group na hindi ko alam kung anong dahilan eh, kung bakit sila nag-leap eh. Sino pa ba hindi ko natawag dito? Sige daw, pakitaas daw ang kamay o mag-unmute na lang at magsalita na po. Go ahead na lang po. Pwede na po kayong magsalita. Sige po, go ahead. Go ahead po, go ahead. May kita po ako sa ano, sa Ampangjaya po siya ngayon. Tapos, nung ano, June yata, yun gusto niya nang umuwi. Kasama sana yung anak niya. Kaya lang nung nag-lockdown nga, di ba? Tapos, yun, hindi nila na-process yung papers nila. Eh, nakita kong ano, nagsalita si Lance ngayon, kumari ko yan. Gusto ko na lang i-ano sa kanya, baka matulungan rin niya. Ganito na lang gawin natin. Yung mga gusto talaga umuwi, willing umuwi na, o may mga kakilala na gusto nang umuwi, na mga walang papel, andyan si Ate Lance, kami, para i-assist kayo kung anong pwede niyong gawin. Kasi meron din akong, yan nga, yung nakakausap ko na ano, nakauwi ng Pilipinas, tinatanong ko rin siya kung paanong proseso yung ginawa nila para nakauwi sila. So usually, sabi nga ni Sir King, sarili lang din natin ang tutulungan natin. Wala nang ibang makakatulong sa atin. Lalo ngayong panahon na to na mayroong recalibration. Opo. Ano ko yung number niya mamaya, tas ipakunta ko na lang siya kay Lance. Sige po. Kahit sino po sa amin dalawa. Kahit sino po sa amin dalawa. Okay po. Sino pa ba hindi na ano, nakapagsalita dito? Sige daw, i-unmute at magsalita na po. Kung anong ano. Si Kay, nakapagsalita na si Kay, di ba? So tingin ko ano, ito lang yung ano, ito lang yung umatin na 50 yung message ko, hindi lang 50 eh. Siguro mga more than 100. Yung Sir Wally, meron akong issue dito, yung hindi pa, yung wala pang mga appointment sa vaccine, pwede nila ako i-message. Bukas sila mag-message sa akin, bukas kaagad may ano sila. Paano po ang appointment? Isend lang sa akin yung profile ng may sagetera at saka passport copy nila. Actually, about just sa vaccine, mayroon ng announce ang government na pwede na silang mag-walk in yung mga walang appointment, di ba? Isa pa, may marami nananakot na Pilipina na hindi daw pwede mag-vaccine kung walang photocopy ng passport. Hindi yung totoo. Kasi ako mismo sa KLCC, walang ano, photocopy lang kasi on renewal yung visa ko. Naka-vaccine. Okay. Yun yung sinasabi natin na minsan ang nanggagaling sa ating mga kababayan ay maling information. Yung sinasabi nilang, okay, nagtanong, pwede ba mag-vaccine ng walang passport? Tapos ang sumagot naman ay yung walang alam kung paanong proseso. Tapos sumagot din, sabi niya, pag ikay nag-vaccine dyan, ikaw ay huhulihin. So, anong naitulong mo doon sa kababayan natin na gustong mag-vaccine, di ba? Pilipinan. Pwede na rin po. Tingin ko pwede nang mag-work in eh. Starting ng August 1. Di ba, Ate Julie? Undocumented lang yata yung pwede mag-work in. Mga undocumented yung walang mga appointment sa may sagetera. Yun yung alam ko. Ate Julie, meron ka bang idea dyan sa ano? Yung sa sinasabing walk in? Not yet free, mama. Don't be noisy. Ate Julie? Ate Julie? Unmute. Naka-mute ka eh. Ako ba? Okay. Meron kang idea about doon sa ano? Kasi sinabi niya yung ate na pwede daw siya makatulong doon sa mga walang appointment. Basta isin lang sa kanya yung ano, yung profile ng si Jatra. Siguro may ano siya. Meron sigurong contact. Kasi like me, wala akong schedule noon. Tapos may contact ako. Siya na mismo ang nagpa-schedule. Kaya sa aming tatlo sa bahay, mas nauna ako. Siguro may contact siya. Paano ang proseso sa'yo, ate?
Ate Julita. Ang sa ano lang, kasi okay. yung kaibigan ko nagwo-work yung kapatid niya sa isang clinic. So yung doctor nasa KLCC sila. So ngayon kung gusto niyo kung halimbawa kung bukas ng umaga kayo mag-send nang hapon may ano na kayo, may schedule na kayo sa may sagetera. Okay. Online. Okay, tama yun sinabi niya kasi ganun po nangyari sa akin. Basta may mga contact na mga personnel o mga frontliners na nagtatrabaho sa ospital or clinic, tapos ganun, close, tapos pwede. Kasi ganun ang nangyari sa akin. Yun din, actually, yun din naman kasi ang gusto Sir Walid! Yes. Hello. Ang sabi kasi ni Sir King kanina, ano ko na lang kasi baka malubat na ako. Yung sinabi kasi ni Sir King kanina na yung mga positive, yung may sinabi si Ate kanina na yung mga friends niya positive. If ever ba na may mag-message sa akin na positive, pwede kong i-forward sa iyo? Oh, sige, go ahead. Okay, thank you. Basta wag mong kalimutan ganito 'yan, may maitutulong tayo ha. Kasi na ganito may positive, no. Meron tayong gusto ganito ang gawin mo, Walid. Lahat ng tao na gustong maghanap ng positive, magtutulungan tayo. Meron kasing form na i-fill up, konting form lang na para at least hindi pabalik-balik yung tanong. Meron kasing basic na form na kailangan i-fill up natin ang mga details. So para at least alam natin kung saan papunta, malaman natin kung documented siya, undocumented siya, may visa siya or whatsoever, saan na ano ang visa niya, ganon. So you have to complete doon sa ano, yung detalye. For example, si Ate Julie, Founder Julie, ay siya yung nag-endorse. So wag mo ipadala Ate Julie kay Walid kung alam mo na kulang pa yun siya, dahil para hindi dahil ang gusto natin mapadali, pero sa totoo lang babalik din. Ganon yung punto ko doon. So kumpletuhin natin kung ano ang may ang mga dokumento or kailangan natin para at least sa okay? So nakapagsalita na ba ang lahat? 3 hours na tayo and 1 minute time brought to by Nescafe Classic. Okay, mag-KitKat na po tayo. Okay na ba ang okay na ba lahat? Nakapagsalita na po ba lahat dito? Dahil ang bakit namin pinapasalita ang lahat, iba ang OFW helpline, ang aking gusto sa grupo natin is that lahat magsalita, hindi yung iniimbita tapos magpa-picture lang, magpakitang gilas lang, sila lang ang kilala ang mga leader at hindi naman naririnig, parang pang wall lang. So ayoko niyan. Ako ang pinakamababa sa inyo lahat dahil kayo ang gusto kong marinig, and that's the reason why andito ako ngayon sa inyo. Hindi nyo pa alam, sa buong araw na to, 4 na oras lang ang tulog ko dahil sa mga ginagawa ko at talagang life and death kasi yung bata kanina. Sila Walid, maaga pa yan. Kausap ko na yan. Dahil naghanap kami ng isipin mo, chemotherapy yung bata na yon. And tinawag ko agad ang mga presidente ng buong mundo ng OFW Helpline. Tapos agad. So, lahat na ba ay nakapagsalita? At si Ronaldin nata eh, si Ronaldin, hindi ko alam kung magkasama pala sila ni Maribel. Okay, tama po ba? Ito lang naman ang masasabi ko sa inyo, no? Opo, magkasama please, po. Yeah. Kasama ko po siya kanina. Okay, please help your embassy. Kung anong maitulong nyo, tulungan nyo ang inyong kapwa. Dahil ako po ay, sabihin ko sa inyo, ordinaryo lang din akong tao, pero I can extend something from my savings, from my money. And meron tayong mga connection na pwede nating malapitan, at nakita nyo yung mga logo sa likod, yan yung mga cooperative ng mga OFW, yan yung mga grupo ng OFW na lumalaban sa malinis na halalan. And of course, ako po ang leader ng ituloy ang pagbabago movement na ipupush natin si Inday Sara, na ituloy sana niya ang laban ng kanyang papa, dahil nakita naman natin. At itong dumper, party list na andito sa likod ko. And sa inyong lahat, hindi nyo man ako ma-save, hindi nyo makuha yung messenger ko. Minsan, hindi ko na marireplyan dahil libu-libu minsan. Pero sabihin ko sa inyo, doon sa YouTube ay nagbabasa talaga ako lahat na nag-comment.
So if you subscribe sa YouTube doon at mag-follow kayo, lahat ng mga updates doon andoon. You can comment doon sa mga videos ko. And kuya, ganito, Kuya King, ako pala yung ganito, ganyan, 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 then we can talk. So OFW Helpline Channel, yan yung YouTube ko. And share that one to the people na tingin nyo na may mga impormasyon doon na kailangan nilang marinig. For example, ito tatlong oras. Wala man sila dito, pero sabihin mo, makinig ka, worth yung tatlong oras doon. Maraming impormasyon doon. So, what is 3 hours na makinig tayo? So, yan ang masasabi ko. And Walid, sa inyong lahat, mahal na mahal ko kayo dyan sa Malaysia. And I am doing my best dahil naririnig ko kanina na kayo yung bibili ng ticket. Kausapin ko si Governor or sino ba, si Kuya Bongo, na kung pwede ay free yung aeroplano kahit bigyan kayo once a month dyan. Dahil kami dito, every 2 weeks may free kami dito na aeroplano dahil talagang nilalaban namin dito sa UAE. So yun yung narinig ko kanina. Akala nyo ako ay nag-u-observe lang ako. So ito naman ang masasabi ko. Kailangan ko rin ng tulong nyo. So you can ride together and mag-sign tayo lahat-lahat na kami gusto namin mag-request, Tatay Digong. Dahil kung bibili pa kami ng 2,000 ringgit na ticket, 30 mil na rin yun, malaki na rin yung simula doon sa Pilipinas. So pwede mo ba akong bigyan? Dahil ang aeroplano nga papunta dito sa UAE is 13 to 15 million 300 yan. Diyan sa inyo siguro sa Malaysia, nasa mga 9 million lang siguro yan dahil mas malapit diyan sa inyo. Eight hours, sa inyo 4 na oras lang yan diyan. So hanapan natin ang paraan, sabihin ko sa inyo, hawak kamay lang tayo, andito ang OFW Helpline, hindi ko kayo bibitiwan until hindi kayo bibitaw sa akin. So, Salamat, sir. Hindi ako politikan, hindi ako tatakbo. Salamat po. Hindi ako tatakbo, wala akong ang sa akin lay ay sobrang mahal ko ang bayan natin sa Pilipinas and I really want clean, honest, transparent election. And of course, kahit sabihin natin, kayong mga undocumented, kayo yung isa sa pinakamahal ko, hindi ko lang alam kung anong gagawin sa inyo dahil hindi ko nga close yung ambassador nyo dyan at lagi na lang kami nag-aaway. Lagi dahil nung nakaraan kasi before the pandemic ay medyo hindi kami nagkaintindihan. Dahil siguro napansin, siguro lang nakikialam ako. Ba't hindi ako nakikialam sa inyo? Nagalit kasi yun, sir, kasi gusto mong papauwiin yung 300 na tao sa Saba. Natandaan ko yun eh. Galit siya sa inyo. Pero isipin mo, may nangyari. Pero may proseso. Hmm. Tulad nung... Pati ako, sir. Napagalitan ako. Na-remember niyo yung lockdown dyan malapit sa Kuala Lumpur yung mga construction worker na 77? True sa OFW. Yes sir, yes sir. Ni-request ko yung kay Senator Bongo, free yun ang aeroplano nila. Isipin mo, wala yun silang binayaran. Wow. So, ang tanong ko diyan, kung tayo dito, magkaisa kayo, 10, 20, isang liter tayo doon at baka pagbigyan tayo na pero yun yung sabi ko nga sa inyo, magkaisa kayo. Dahil kung isa-isa na request, mahirap tayo. So, mag-request kayo. Sige, at sabihin natin kung anong magawa natin. Okay? Sige sir, pilitin naming maging unity kami dito yung magiging unite kayo. Sama-sama. Mag-unite po kami. Binuksan ang OFW Helpline sa Kuala Lumpur at si Walid ang inyong lead convener. Siya yung in-appoint ko na presidente dyan. And support him. Nakita ko kasi ang malaking puso niya. So kahit anong organisasyon ka, wala akong pakialam dito. Mag-BBM ka, ma-Duterte ka, basta wag lang si Trillanes. Dahil mahirap yun, intindihin ko yun eh. So wala akong pakialam dahil hindi tayo pumulit ka dito, basta ang sa akin dito, mahal na mahal ko kayo. So laban lang, sabihin ko sa inyo, kung wala kayong, hindi kayo busy, please visit OFW Helpline. Marami kayong maririnig doon na magandang mga informasyon sa OFW at OFW lang talaga at saka Bigrante. And next, punta kayo sa website ninyo sa embassy. Hindi nyo na kailangan mag-taxi pa. Andoon lahat ng impormasyon, andoon lahat ang number. Basahin nyo po, please. Okay? Okay, so, sir. Thank you. God bless you sa inyo. At sabihin ko sa inyo, hindi ito ang huling nagkikita tayo. And I'm always here to serve you sa inyong mga mahal ko dyan sa Malaysia. So, terima kasih. Salamat. Sama-sama. And sama-sama, sir. Thank you. Sama-sama, sir. Thank you. Okay.
Yung mga gustong mag-PM sa akin no WhatsApp. Nasa chat room yung number, kunin niyo na po. Pwede niyo na pong kunin yung number ko. Nais din po ako magpapasalamat kay ano, kay Madam Emcel diyan sa ano sa Saba dahil sa kanya po na-connect po tayo dito sa IPM at lalo na dito sa ating admin na si ano si Sir Walid na napakaano talaga, napakasipag. Kahit anong oras 'yan, tawag sa akin kung anong mga problema. Minsan sasabihin ko sa inyo, sariling pera namin ni Walid, tinutulong sa Saba, pero ngayon meron na pong ano reward. Thank you talaga. Thank you so much talaga. Thank you. Talaga nga sabi ko Ate Julie. Lahat po. Thank you. Ate Julie, sabi ko nga eh, sabi ko kay Ate Celine, di ako kilala na tumutulong sa mga kababayan natin. Kasi 'di ba nga sabi ko nga, hindi nga ako kilala pero baka hindi ko alam kung makikilala pa rin ba ako sa ginawa sa akin ni Sir King. Hindi naman na sa makilala tayo bilang sabi ko nga sa inyo, simple ako na tao. Pero milyon-milyon ang nagasuporta sa akin. Pero tingnan mo yung YouTube ko, 700 ako. Dahil hindi ako nagsasabi na follow. Hindi nyo ba malaman na yung 700 na follower ko, mga 600 yan, puro distress yung mga problemang-problema na talaga. Sir, gawin natin ano yan. Gawin natin libo-libo yan, sir. Wait lang. Gagawin natin yan. Masabi ko lang sa inyo, yung tulong na ipapadala ko, sa pinadala ko niya sa inyo dyan, ay andyan yan. And kung salamat po. Meron pa tayong second round. Ayan, Pray kayo. Salamat Lance. Okay Lance, gawin ko ng 100 wonderhal ringgit ha. Joke lang. So sige lang, in the future kung meron pa akong extrang pera na kaya ko, gusto kong magbibigay naman si Walid kung mayroon kayong bigas, gusto kong magbigay ng mga load sa inyo para at least makausap niyo ang pamilya niyo sa Pilipinas. Sabihin ko sa inyo, keep in touch with the OFW helpline dahil marami akong livelihood program. Panoorin niyo ang mga videos ko doon. Merong mga livelihood program doon dahil partner ako ng Department of Agriculture. So andoon ang mga numbers na doon, paano mag-apply. Andoon lahat, sabihin ko sa inyo. Kung wala kayong time, manood kayo doon. Marami kayong ano. At sabihin ko, hindi nagtatapos dito ang tulong ko. Magtatapos tayo ang tulong hanggang Pilipinas, ha? So to God be the glory sa inyong lahat at see you. Ang gusto ko next week, kung meron pa akong oras next week, mag-gather tayo and ngayon 20 tayo na tao sa loob ng 3 hours. Baka next week maging 40 tayo. Mag-invite kayo ng mga tao na pakinggan natin din sa Pilipinas. Medyo na busy lang talaga, sir. Medyo na busy lang, medyo na bigla lang siguro. Pag next week po kung meron po kayong time, padamihin natin. It's a comfort na may makikinig sa ating problema. It's a comfort na merong taong nakakaintindi sa atin. At tayo lang ang Pilipino na ganito. Yan naman ang sabihin ko sa inyo. Kahit busy ako, I'm always here to listen all of you. Salamat sa inyong pagmamahal sa kapwa Pilipino. Salamat po. And God bless you sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat dyan. Okay? Salamat, sir. Salamat. Salamat, sir. Salamat. Okay, so... Salamat po. Okay, sino nga ang leader dito, Walid? Si Ate Julie, si Lance? Si Ate Julie, ano, founder yan ng yung group namin. Okay, sino yung mga leader ng grupo? Aalis naman sila lahat, no? Pwedeng maiwan kayo at mag-usap tayo. Bigyan ko kayo ng another 20 minutes. Sir, ano kasi sir, parang nabigla pa kasi parang wala pang mga group na ibang okay, grupo. Okay, stop parang ang record ha? Okay.